mag-introduce mo nga sarili mo. Committee po from NDA South Luzon, OIC. Okay. Yeah. And then, Luzon Department, NDA ba to o PCC? Socorro Merino? You're from NDA yan, ma'am. NDA po. From Central and Western Visayas, Monina Manggubat. Ano to, NDA o PCC? NDA ba to o PCC? Manggubat, Central and Western Visayas. NDA, ma'am. NDA. Okay. From North Mindanao, Jester Jadap. Ano to? NDA or PCC? NDA, ma'am. And of course, Mr. Arnel Del Barrio, Governor Ramil Hernandez of Laguna, Mayor Luis Singan of Pangasinan. Baka Mayor Lopez to, Masinggan, Pangasinan. May Ms. Noemi Balais. Philippine Carabao Center Secretariat and Mayor Noel Nakar of what place? Taga saan si Mayor Noel Nakar? Saan siya? Parang naka-open, parang naka-close. Walang nakalagay kung saan lugar. Of course, ano ba? Kidlat Co-op Gumaka Quezon representative ano to din nakamute yan and of course mayor ay governor Pepito Alvarez of Palawan Senado ito. Okay. Meron ba akong hindi na recognize Congresswoman Tan? Okay, ayan mute. So gusto ko salita nung tatlong senador. We give you the floor, the three senators. Yes, hi, Francis. Francis, are you going to make a manifestation? Senator Francis? Senator Marcos first, okay? Yes, thank you very much, Francis. I'm moving to another meeting, but I'd like to extend my full support to the chairwoman's investigation of the Carabao and dairy agencies, both of which have underperformed massively over the decades. So we need to justify the budget. Papasok na naman tayo sa budget season. Paano natin ipapaliwanag kapag yung production ay ganito kababa? At talagang nakalulunod kasi dahil sa pandemya, alam naman natin tumaas na naman yung malnutrition ng ating kabataan. Sana naman tayo kukuha ng gatas samantalang yung tropa natin dito sa Pilipinas ay talagang hindi nakakapag-produce ng anything ni 1%, nasa 0.6% ang nabasa ko, kahiya-hiya. So, tignan natin kung ano dapat gawin. Maraming salamat po. Yun lang. Thank you, Senator Amy. Senator Tol. Senator Tol. Senator Binay first, ma'am. Oh, Senator Binay. Oh. Madam Chair, no opening statement na po dahil nakita ko marami po tayong resource person ngayon. We can proceed, Madam Chair. Thank you. Senator Tol? Just a few sentences. During the campaign, I spent a great portion of my time in Nueva Ecija visiting the Carabao Center. I saw the Carabaos, I saw the facilities. Then, I recall previously, Madam Chair, that there was an event here before when I was assigned as the cabinet in charge for the New Zealand Prime Minister. Yes. I was briefed regarding the amazing dairy industry of New Zealand. Yes. Napakalayo po natin. And we still face the same statistics. That's why I support your committee hearing today, Madam Chair. We still face the same figures, 2% of our national dairy requirement is only produced in the country, only 2%, while 98% are imports. So no, 99.4%. 99.4%, tumaas na nga ho. So wala pa rin hong pagbabago, ma'am. Even the records of the COA would show that the number of dairy animals is still 76% short of the 198,977 NDA target.
So milk production is still baba talaga. So this committee hearing is very timely, as it would produce perhaps some answers as we go forward. That's all, Madam Chair. Thank you, Senator Tol. Alam nyo, kaya ako na-inspire sa dairy. I visited India. And India is the biggest producer of dairy in the world. From the figure, they produce more than the US and New Zealand. At ang maganda sa India, ang nagpo-produce ng dairy nila is co-op based. Smallholder farmer, members of co-op. Alam nyo, may dalawa silang processing plant sa India. Each earning $1 billion a year. One of them is owned by the co-op of dairy farmers, and another one owned by the government. Yun ang nag-inspire sa akin. Na ito palang dairy, pwedeng smallholder farmer ang magtagumpay dito, which we want because we want to empower our farmers kasi sila ang pinakamahirap sa Pilipinas. And so when I came back from India, I really was inspired that we can do it. Basta i-ano lang natin yung ating smallholder farmer. I-involve natin ang smallholder farmer natin. And yung processing will be done by the co-op. Yung pag-aalaga, gagawin ng mga smallholder farmer kahit asawa lang. Kasi yung mga nanay, nasa bahay. Sabi nila, based on the figures in Ubay, Bohol, basta ang isang nanay, may isa siyang milking carabao na ang production ay 77 liters a day. She will earn 18,000 a month. So, munti mo yung mag-aalaga ka ng anak mo, tapos mag-aalaga ka ng isang kalabaw, i-earn ka ng 18,000. Well, of course, yun ang study. Eh kahit naman hindi na mag-earn ng 18,000, kahit 10,000 lang, okay na rin eh, di ba? So nakita ko na mabibigyan natin ng trabaho yung mga asawa ng farmer para mag-alaga ng tigitigisang karabaw. Tapos yung asosasyon nila, bibigyan natin ng ano tawag dito, processing. Doon nila ipagbibili yung milk nila everyday, ipoprocess, tapos yun sila magbebenta sa mga tao. Alam nyo ba na nakita ko yan sa Ubay, Bohol. Pagpupunta ako sa piyesta ng mga bayan sa Bohol, itong taga-Ubay, Bohol na co-op, palagi silang may tent doon, tapos nagtitinda sila ng kanilang iba-ibang produkto na milk. So, very successful sila. So, I thought that we can do it in every province in the Philippines. Kaya ako inspired na inspired dito. So, gusto ko lang i-acknowledge ang ating additional guest, Cyril Patangan of Dapitan City, Alvin Lorian of DBM, Dr. Sinan Sinan de Baguio of DOST. And of course, in-acknowledge ko na Governor Al Bichara of Albay. Alam mo, thank you, Ala. Nung manalo ka ng award sa TESDA, ako pinasalamatan mo kasi sabi mo, dinala kita sa Israel at yun ang nag-inspire sa'yo para itayo mo yung napakaganda mong 14-hectare agricultural project sa Kamalig, Albay. Yung kanyang agricultural project, meron dairy processing, may office ng DA, merong market for agricultural products, may farm school, agricultural farm school, at merong mga tanim na mga iba-iba, eh, complete in itself. Kaya siguro nanalo ka ng awards sa TESDA. So, thank you for acknowledging our trip to Israel, which taught us so many things. Alam nyo, sa Israel, wala silang lupa. Disyerto sila. So, kaya inihahang nila yung kanilang mga plants sa air. Kasi hindi pwede yung lupa nila, disyerto. Wala silang tubig. Kasi ang tubig lang nila nang gagaling sa ocean, salty. So, desalinate nila. Pag desalinated water, mahal yon. Mahal yung process of desalination. So, natuto sila na yung pagdudilig sa halaman nila, done by computer, droplets lang,
So hindi nila kailangan ng tubig. And yet they are net exporter of vegetable in the Middle East. So ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na hindi kailangan ng lupa, hindi kailangan ng tubig, kailangan natin a technology to be successful in farming. So yung sinasabi na wag daw i-convert ang farmland para magtayo ng bahay, eh, at wag i-convert ang farmland para magtayo ng factory, mali yun. Kung yung mga cities, we can build homes, small homes for Filipinos para may bahay naman sila, hindi sila squatter. And then if we can build factories in the cities all over the Philippines para magkaroon ng alternative employment ang mga tao, then yung labas ng syudad, yun ang going farmland, di ba? Hindi naman lahat gustong i-convert to homes and commercial and ano, yung mga city lang yun eh. So bakit ipagbabawal yun eh? Importante din yun sa ekonomiya, di ba? So dito sa Israel, matututunan natin na hindi the amount of land and the amount of water, it's the technology that will improve our agriculture. Kaya iyan ang aim natin. Kaya di ba yung RCEP natin, pinapagamit natin inbred seeds. Tapos yung ini-encourage natin ang mechanization para kahit maliit na lupa, eh, mabilis gawin at mas maganda, efficient. Yun ang sinasabi ko. Kaya tayo rin naghihiring ngayon para ma-i-apply natin yung mga principle na yan. So, to go on with our public hearing, this is a public hearing held by the Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform, of which I am chairperson. Our agenda is Senate Resolution Number 504, Resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the state of the dairy industry in the country as implemented by the National Dairy Authority and the Philippine Carabao Center under the Department of Agriculture. So I have acknowledged the presence of our guests, our senators, our guests, our resource person. Let me give you a background of the resolution. In 1992, through RA 7307, the Philippine Carabao Center was created with the mandate of pursuing the conservation, propagation, and promotion of water buffalo as a source of milk and meat, with the ultimate aim of establishing a buffalo-based enterprises by capacitating the farmers to ensure continued employment generation, increasing additional income, and overall improve well-being. The National Dairy Authority, on the other hand, was established in 1995 through RA 7884 with the mandate of ensuring the participation of smallholder dairy farmers in the industry through massive upgrading of local animals that will provide the source of dairy stock for farmers. The PCC has 12, Philippine Carabao Center, has 12 regional centers strategically located nationwide. 5 centers in Luzon, 4 centers in the Visayas, and 3 centers in Mindanao. These regional centers were established to provide technical assistance to the farmers in the areas of animal feeding system, cooperative development, and dairy production and processing. NDA, or the National Dairy Authority, meanwhile, has 5 regional centers in South Luzon, 4 in North Luzon, 1 in Mandaue, Cebu, and 1 in Davao City. NDA and PCC are the 2 agencies that work to give support and assistance in the production, processing, and marketing activities of those engaged in the business of producing milk and other dairy products. The Commission on Audit, in January 2020, released its report stating
that the dairy program achieved only minimal improvement in increasing the number of dairy animals in the Philippines. Case in point is the herd buildup program, which runs for 6 years, from 2012 to 2018, was only able to increase the number of herd by 21%. Started with 39,000 dairy heads and ended up with 47,000 cattle and carabao. To be sure, the program aims to increase the local supply contribution for milk to 10% from right now 0.6%. This, however, is far from reality, with the Philippines importing 99.4% of the country's milk demand. NDA and PCC both claim that their failure is to meet the goal due to difficulty in importing dairy animals, due to lack of funding, high mortality rate, among others. Me, I truly believe that dairy development can make a significant contribution to alleviating poverty, both at the household and community levels, by contributing additional regular income source to help families provide for their basic needs in health, well-being, education, and savings. I even provided funds for dairy development in 28 locations, 17 in 2019, and 11 in 2020, and another 11 in this 2021 budget, to make a total of 28 plus 11, 39. A total of, yung dati, yung hindi pa ngayon, 28 beneficiaries should have received 10 million budget, 3 million for 50 heads of dairy carabao, 2 million for processing equipment, 2 million for processing building, because I really believe that you have to have a building to house a processing equipment. Pinagpipilitan kasi ni Dr. Arnel Del Barrio na magtayo daw ng building ay yung local government. Sabi ko, eh buti kung may pantatayo ng building. In the meantime, pag binigyan mo ng equipment at walang building, ano yun? Sisirain mo yung equipment, mauulanan? Eh, antigas-tigas ng ulo niya. Oh, ako, 10 million yun eh. Parang kung yung tatlo lang yon, ano lang yon, 4 plus 3, 7 million. Kanya na yung 3 million kung saan niya gusto. Pinabibigyan ko lang ng isang rakal yung co-op para may panghakot sila ng milk nila kung saan nila dadali na ipagbibili. Eh, ayaw niya akong sundin eh. Gusto niya, majority of the money should be his. Oo. When in fact, they have a budget of around 500 million a year, both of them. Ewan ko, saan nila dinadala yon? Ang alam ko, pag nagka-budget ka ng 500 million, 50% noon or 250 sa overhead yon. Alam mo naman ang gobyerno, malaki ang overhead. In a private company, ang overhead nila 15%. Ang 15% selling expenses at 20% yung income ng company, 50% ang cost of goods sold. Dito sa gobyerno, wala naman selling expense. Walang profit. So yung buong 50%, overhead na yon. So yung 50% dapat ibibigay sa project or program. Eh, hindi nila binibigay. Kasi kung binigay nila yung 50%, hindi ganito ang itsura ng ating dairy industry. Kasi 50% of 500 million is 250 million. For example, ang yung budget ay 400 million, may 200 million a year ka for program. Sabi mo sa akin, ang isang project is 10 million. That's 20 projects a year. 20 for PCC and 20 for NDA. Hindi tayo nakabuild ng 20 projects a year. Oh. Yung perang binigay ko sa inyo, na akin na galing, at sa kinumbins ko ang Philippine Carabao, Philippine Coconut Authority na magbigay din, dahil yung dairy is intercropping to coconut, eh, a total of 450 million, wala pa akong nakikitang natapos after 2 years. Oh, paano ba yon?
Kaya ako nag-hearing eh. Tawag ako ng tawag sa Philippine. Kaya ako naman pinili ang Philippine Carabao Center. Kasi sabi nila, mas adapted ang Carabao sa Pilipinas kesa cow. Kasi mainit dito, mas adapted ang Carabao kesa cow. And yung milk naman ng Carabao is as nice as the milk of the cows, di ba? Pareho din ang lasa eh, pag pinroses eh. Bakit hindi nagawa to? Hindi to nagawa. Kaya ako, nagtawag ako ng hearing kasi I'm going to write yung livestock, poultry, and dairy development bill. I want to know kung isusulat ko yun, kung gagawin naman nila yun. Kasi baka sulat ako ng sulat ng batas, hindi naman gagawin. Sayang lang ang mga batas at sayang ang budget. Oo. So, I called for this hearing kasi gusto kong malinawan ang balak nilang gawin sa ating dairy industry para madinig din ang ating marami ditong governor. I want to acknowledge Congressman Savellano of Ilocos Sur and Director Ronnie Domingo of DA BAI and Mr. Eden Valledor of Nafangco. So we will go on now with our hearing. Of course, we give priority to our senators to ask questions or if they want to hear the presentation of these two agencies. What do we do first? We hear their presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige. So we acknowledge Dr. Del Barrio to make his presentation. Hello, good morning po. Like this. Next slide, please. Echo. Okay, ano mga yan? Dito na ako. Saan ako? Hello? Hello, good morning po ulit. Naririnig niyo po ako? Go ahead. Hello, good morning po. Proceed po, naririnig ka. Naririnig po ako.
Proceed po, naririnig ka. Okay. So ito po ang Carabao Industry Situationer 2019 base po sa report ng PSA. At sa kasalo ko yan po, ang inventaryo ng Carabao ay 2.87 million. At ito po, ang kalabaw po maraming gamit katulad ng nabanggit ni Senator Villar. Dr. Del Barrio, we're talking dairy. We're not talking of Carabao. Ano, we're talking of, don't change the topic. We're talking of dairy. Don't show me the Carabao population. You show me the Carabao dairy population. Kasi okay naman. Next slide, please. Next slide. Next slide. Next slide, please. So ito naman po yung dairy. Sa kasalo po yan po, may 18,886 heads of dairy carabaos. At ang annual production po ay 8.7 metric tons. Ito po ay 36% ng total production ng buong dairy industry dito sa Pilipinas. So, base po sa report ng PSA noong 2017, nagkaroon po kasi ng listing ng dairy farms from 8 provinces. Generally, may tatlong klase po ng ginagatasang kalabaw. Yung crossbred po na halos 54%. Ng total dairy animals, 32% po yung purebred at yung natitira po ay mga 12.5%, yun po ay mga native carabaos. At sa kasalo po yan po, ang female breeders ay 16,000 at ang milking animals po, o milking on the line, ay 4,360. Ano yun? 4,343. So yan po ay base sa 8 probinsya na binilang po ng PSA in 2017. Ang average milk production po ay 5.19 kilos per day sa commercial farm at 3.57 po sa backyard farm. Yung dairy performance po in 2020 grew by 9.3% in Q1 and 6% in Q2, base po sa PSA report ng 2020. Next po. Next slide, please. So ito po yung nabanggit ni Senator Villar kanina. At naniniwala po ako sa sinabi niya dahil ang ultimate aim ng Philippine Carabao Center as to establish buffalo-based enterprises by capacitating farmers towards employment generation, additional income, and their general well-being. Next po. So meron pong tatlong malaking programa ang Philippine Carabao Center. Ang una po dito ay yung Genetic Improvement Program. Ito po yung programa para paramihin po ang genetically superior animals para sa karne, gatas at pantrabahong kalabaw. At ngayon pong 2020, ano po ba yung mga promise ng Philippine Carabao Center? Makapag-produce po ng 300,000 doses of frozen semen. Ito po yung ginagamit for national AI program. At makapag-produce po ng 25,000 calves using AI at natural breeding. At makapag-entrust po ng at least 400 dairy buffaloes. Makapag-train po ng 240 new AI technicians to add
to the existing 1,000 AI technicians. We want to engage at least 200 new entrepreneurs and extend production support to 250,000 Carabao industry value chain players. Next po. Next slide po. Ang pangalawang major program po. Okay, balik po please. Backward please. Pabalik po, pabalik. Next po, next. Next. Okay. Ang pangalawa pong programa ng Philippine Carabao Center, ito pong Bacolod-based enterprises. Ito po yung nakita ni Senator Villar sa Bohol. Ito po yung pagbibigay ng technical assistance for the development of Carabao-based enterprises. Ano po ba ang nakalagay sa aming major outputs? Masustain po, sustained technical and management support to 205 organized groups. Ito po yung engaged na po sa dairy. Expanded the number of dairy outlets from 30 to 40 stores. Produced 4.3 million liters of milk, of raw milk, valued at 283.6 million in 2020. And we will participate in the milk feeding program for this year to feed about 376,042 beneficiaries this year. Next po. Ang pangatlong programa po ng Philippine Carabao Center ay ang development and refinement of technologies leading to a more productive Carabao industry. Dito po, ang pinag-uusapan pa dito, applicable technologies that can help the farmers. So this year, ito po yung aming mga commitment. Makapag-develop po kami ng at least 35 technologies at makapag-commercialize ng 5, makapag-start ng 25 new researches at sa kasalukuyan, meron po kaming 38 ongoing. Mute na yan eh. Can we ask questions now, Dr. Del Barrio? Are you finished? Takot-takot na researches na naman yan. Wala namang application. Attorney Del Barrio, pahiconnect ng ano, pahicheck ng connection mo. Magsalita po kayo, Dr. Del Barrio. Check lang natin connection mo. Hello? Okay. Okay ka na. Okay lang po. Proceed.
Okay po. Ang priority areas po namin is to continue to implement locally funded projects for 2019 and 2020 sponsored by Senator Villar. Yung 2019, halos ano na po tayo, nasa 60% accomplishment na po tayo. Yung 2020 po ay we're waiting for the release of the funds from the DBM. So, ang next po, we will implement the Coconut Carabao Development Project to be funded by PCA for 15 areas. Yung MOA signing po nito will happen this week so that they can transfer down the money to the Philippine Carabao Center. Likewise, we will implement the Dairy Roadmap 2020 to 2025. This will include massive herd build-up through local upgrading. We will establish two dairy business hubs in Nueva Ecija and Cebu and Bohol area. And this will contribute to the attainment of at least 35% of RTD towards achieving at least 100% of RTD. We will implement also 11037, the milk feeding program with DESWED and DSWD. We will also implement the PL480 dairy project, the buffalo component, worth 512 million pesos. And lastly, we will engage more private entrepreneurs in mainstreaming and commercializing Carabao-based products. So, yung po sinabi ni Senator Villa, yung locally funded project po, ang program components po nito, yung production, yung entrustment ng animals, yung processing and establishment of processing facilities, at yung pangatlo po, marketing system. At pang-apat po, yung capacity building and technical support services ng mga stakeholders. Sa feeding program po, we will participate actively in the feeding program with DepEd. Actually, pumirma na po kami ng mga ng operating MOA and hopefully magkaroon na rin ng transfer of funds and about 376,000 beneficiaries po ang papainumin ng gatas ng kalabaw this year. So likewise, we will participate in the milk feeding program with DSWD. We will start with Region 3 at 28 million is being allocated for this purpose. So, tungkol naman po sa comparative budget ng PCC from 2019 to 2021, noong 2019 po, ang actual budget po namin ay 620.7. Can I interject there? Noong isulat namin ang batas, hindi ikaw ang gagasta doon sa feeding. Ang sabi doon, bibili lang sa inyo. We're providing you a market. Bakit sasabihin mo ngayon na ikaw ang mag-feeding? Hindi ba DSWD yun at saka DepEd? Sila naman ang feeding eh. Bibili lang sa'yo. We're providing you a market for your milk. Bakit sasabihin mo ikaw naman ang mag-feeding? Hindi naman ikaw ang mag-feeding eh. Bibili lang sa'yo. Tama po yun, ma'am. Sabihin mo na naman reason yun para hindi mo gawin ang trabaho mo eh. Patulad dito will... research na to. Aanhin mo yung research na yan kung hindi mo ina-apply dun sa mga project natin. Di ba ang research is how you will produce more carabao? Di ba? And ang research is how you will make your carabao produce more milk. Yun ang research. Oh. Paano mo ngayon maia-apply yung research na yan kung hindi mo ka nagpo-produce ng carabao at hindi mo nagpo-produce yung carabao mo ng more milk? Bakit mo uubusin ang pera mo sa research na walang application? Dapat lahat ng research, may reason for research, may application. Oh. Kaya ipakita mo sa akin, ano yung budget mo, saan mo dadalhin? You're not supposed to feed children. They will buy from you. Budget yun ng DepEd at saka DSWD. Kaya namin sinulat yon para bilhan yung ating mga dairy farmers ng milk. Minandate namin na bibili ng milk sa mga dairy farmers. Hindi ikaw ang mag-feeding.
Hindi trabaho ng Carabao Center yung mag-feed. Ang trabaho mo, mag-produce ka ng maraming Carabao at gumawa ka ng mga processing center ng Carabao para yan ang bibilhan ng DepEd at ng DSWD. Nagkamali ka na naman eh. Ako nagpasok noon sa ako ang nagpasok noon doon sa bill ng ano, hindi ko hindi ikaw mag-feeding iho, bibilhan ka ng milk. Hindi mo trabaho mag-feeding sa DSWD at trabaho rin ng DSWD at ng DepEd. Ikaw, bibilhan ka lang. Kaya ang trabaho mo, mag-produce ka ng maraming milk, magtayo ka ng, mag-produce ka ng maraming Carabao, at mag-produce ka ng maraming processing center para may bibilhan ng DepEd at saka DSWD. Naintindihan mo yon? Yes, ma'am. Actually, oo, kung sasabihin sa akin, ilalagay mo budget mo for feeding. You're not the one who is in charge of feeding. Bibilhan ka lang ng feeding. Eh, ikaw eh, kung ano-ano ginagawa mo eh. Kahit sabihin ko sa iyo kung ano dapat mong gawin eh, ayaw ka sumunod eh. Kaya failure kayo eh. Ba't ka gagawa ng kadami-daming research tapos hindi mo naman ina-apply? Kasi pag pinamimigay niyo sa tao, makikita na may pinamimigay kayo. Mabibilang yon, makikita na nagtayo ka ng ganitong karami, nag-produce ka ng ganitong karaming Carabao at nag-produce ka ng ganitong karaming processing center. Ano nakikita dyan sa mga pinagagagawa mo? Huwag mo akong bobolahin ng ganyan. I-breakdown mo yung budget mo at sabihin mo sa akin kung saan mo dadalhin. Ikaw ang mag-feeding. Ba't ikaw ang mag-feeding? Budget yun ng DepEd at saka DSWD. Bibilin sa inyo. Hindi naman ikaw eh. Kaya ko lang nilagay doon sa bill yun para mabilhan ka ng milk. Para may market, yung tatayuan mo ng milk processing. Ano sasabihin mo ikaw magsifidi? Tigas-tigas ng ulo mo eh. Ay, no. Hindi po kami magpipidi. Eh, sinasabi mo eh. Kami magpipidi ng ganito. Hindi mo naman trabaho yun. No, ilagay ko sa bill yun para bilhan ka ng milk. Hindi para ikaw ang mag-feeding. At ang budget sa feeding, DepEd yan at DSWD. Kaya huwag mo sasabihin sa report mo na gano'n. Iniiba mo report mo eh. Ang pinag-uusapan natin yung dairy, ano ginawa mo si dairy, gano'ng karaming Carabao ang na-produce mo for our dairy farmers, at gano'ng karaming processing plant ang nagawa mo, kasi yun ang magpo-produce ng milk. O huwag mo sabihin sa akin yung feeding. Nilagay ko lang yun sa bill para bilhan ka. Para may merong bibili dyan sa itatayo nating mga processing center. Ma'am, if I may hindi, suggest... Hindi mo naintindihan, hindi mo trabaho yun. Ma'am, if I may suggest... Bilhan ka lang. Gagalitin mo na naman ako. Ako sumulat nun eh. Ako nagpasok nung amendment na yun eh. Kasi I'm creating market for you. Sabi ko. Madam Chair. Yes. If I may interject, siguro po yes. sa budget hearing nila, we require them to submit an exhaustive report on what they have done so far. It appears that there is a great disconnect from what their vision is supposed to be from what they are doing right now. Kaya may failure. So siguro ma'am, kung hindi nila magagawa yun sa yung mga promeso nila nung nakaraang taon, eh talaga mapipilitan po siguro kayo na bawasan yung budget nila sa 2021. Alam mo, yan ang problem ng DA. Oh, yan dyan ako, ano, walang application. Aanin natin yung mga agency na yan. Nung una, yung PhilMEC at PhilRise, sinasabi nila, sila daw ay research. Meron bang research na walang application? Ngayon lang nila ina-apply yung research nila na namimigay sila ng equipment at namimigay sila ng inbred seeds. Oo. Ito na naman, timo, puro research na naman to. Hindi ba kaya ka nagre-research para makaproduce ka na mas maraming kalabaw na magaganda, tapos yung kalabaw na yon magpo-produce ng maraming milk per liter, di ba? Iyon ang research eh. Kaya ka nagre-research eh. O, yun, ginagawa mo yung research na yon para maparami mo yung kalabaw sa Pilipinas at mag-produce yung kalabaw na malaki per liter. Alam mo ba sa Israel, they produce 40 liters per animal.
tayo, ano sabi niya? Yung maganda, 7. Yung pangit, 3. Oh. Eh, ba't yung Israel, 40 liters per animal? Oh. Hindi ba yun ang dapat ang research? Oh. Eh, ba't ikaw eh, 3 at 7? Oh. Oh. Tapos sasabihin mo sa akin, magre-research. yun ang research. Kaya ako, bilib na bilib ako sa Israel eh. Kasi ang kanilang technology, sobrang ganda. Oh. Kaya, eh ikaw, ano sabi mo? 3, yung mga native, 3 liters per animal. And then yung mga magagandang breed, 7 liters per animal. Oh. Eh hindi ba dapat yun ang research? Ma-produce mo yung mga animal that can produce 7 liters at least, di ba? Oh. Yun ang pamimigay mo sa farmer para malaki kita ng farmer. Tapos, yung kanilang organization, bibigyan mo ng processing para lahat ng production ng mga farmer, ipagbibili doon, ipoprocess, at sila magtitinda. Oh. Oh. Ngayon, kaya ako nilagay sa bill ng ano yon nung nutrition program ng DepEd at DSWD para bilhan kayo. Hindi para kayo mag-feeding. Tigilan mo ko na hindi ka mag-feeding. Ikaw ang magbebenta sa kanila ng milk. Iyon ang reason doon. Ako sumulat noon eh. Ako nag-introduce ng amendment na yun na bilhang kayo to provide you the market. Hindi kayo mag-feeding. Hindi nyo trabaho yun. Iyaw mo sasabihin sa akin, lalagyan mo ng 26 billion yung feeding program. You're not supposed to do feeding. You're supposed to sell feeding. Kung saan mo dinadala pera mo eh. Kaya walang nangyayari. Dapat kumita pa doon. Hindi ka magbabudget para doon. Dapat kumita ka doon. Ma'am, can I answer? Oo. Oh. Kung gagalitin kasi ako naglagay ng amendment. Oh, ma'am, ka. Ma'am, hindi po talaga kami magpa-participate sa feeding. Tama po kayo. Bibilang kayo. Yes. Para market nyo yun. Para kumita ang mga farmer doon sa feeding program na yun. Yun ang reason doon. Ganun po ang ano gagawin. Ano yung sinasabi mo mag-a-allocate ka ng 26 billion para sa feeding program? Wala po akong, wala po doon yung sa sinabi presentation. Sinabi mo eh, napakinggan ko eh. Ano ako, nag-i-imagine? Hindi ako nag-i-imagine. Kaya kinukorek kita doon. Ikaw ang market. Kasi lahat ng gagawin mong project, bibilhan ng DepEd at DSWD. Ako naglagay noon eh. Para may market kayo eh. Oo, parang ganahan kayong magtayo. Dahil may market kayo. Opo, tama po yun. Actually, ma'am, ang ginagawa namin ay tulungan yung mga cooperative. O kung tama para yun, bakit yung 270 million na binigay ko sa iyo, bakit hanggang ngayon di natatayo? Kung talaga naiintindihan mo pinagagawa ko sa iyo. Ma'am, yun ngayon. Hindi mo na pera yun. Pera ko na yun. I could have given it to any department which I like. I gave it to you. Para tulungan yung mga farmers na magkaroon sila ng hanap buhay at yung mga co-op magkaroon sila ng ano ng processing center. Eh ba't hindi mo ginagawa? Hindi ba priority 'yon? Para yung pagbibili ang DepEd, pagbibili ang DepEd at ang DSWD, meron pa yung ibebenta. Oh, eh bakit tinatanong ko 'to hindi mo nagagawa? Nandun po sa sabi mo pa sa akin 10 million. Ikaw nagsabi ng 10 million eh. Tapos ngayon eh, ayaw mo ipagawa yung building, naglalagyan ng processing center. Eh, kaya naman yun ng 10 million kung saan-saan mo dinadala. Tapos na tinatanong ko, eh, nasaan ang building? Sabi mo eh, i-re-align. Saan mo dinala? Ba't mo i-re-align? Ma'am, can I respond again? Ako. Ma'am, ang sumagot ka. Ewan ko kung anong explanation na sasabihin mo. Wala po kaming allocation sa budget po ng TV program. Eh di sana sinabi mo sa akin. We will just... Wala akong pakialam doon sa feeding program. Sabi mo sa akin, 26 million eh. May sinabi kang 26 million for feeding program eh. Kaya kita pinara eh. Ano na naman gagawin mo? Ikaw ang mag-feeding? Trabaho ba na yan ninyo ang mag-feeding? Trabaho nyo magbenta do sa feeding program. At hindi ikaw magbebenta yung mga binigyan mo ng processing center. May market sila. Yes, ma'am. I agree with that, ma'am. Actually, bakit yun ang ine-emphasize mo?
Market mo lang yun eh. Ang trabaho mo, mag-produce ka ng karabaw at magtayo ka ng processing center. At yan research mo, gagamitin mo doon para yung karabaw na pagpuproduce mo magagaling. At yung processing center mo, eh, mas magaling. At yung mga production mo ng yung karabaw mo na ipoproduce, mas maraming milk ang ipoproduce. Makakaya mo ba yung Israel? 40 liters per cow. 40 liters per cow with my own eyes. My God, I went there. It's 40 liters tayo. Ano yung sabi mo, yung native 3 liters. Tapos yung magandang breed, 7 liters. Ang layo-layo natin eh. Nasaan na research nyo? Nasaan na research nyo? Katakot-takot ginagastan nyo sa research. Alam mo, kaya ako may misgiving sa research. Ako, nag-complain sa akin. Binigyan daw sila ng 500,000 ng Rotary Club of San Lorenzo to buy banana seedlings. Siyempre, ang banana seedlings ginagawa sa UP Los Baños. So doon sila nagpunta. Bumili sila doon sa, nagpunta sila doon sa research center ng banana seedlings. Ang ginawa daw nung head doon, inirefer sila sa company owned by her. Doon sila bumili ng 500,000 worth of banana seedlings. Alam mo ba na namatay yung mga banana seedlings? Nagko-complain sila kasi binigyan sila ng Rotary Club of San Lorenzo ng 500,000 para bumili. Co-op sila na mahirap sa Antipolo. Namatay. Tapos nung bumabalik sila sa UP Los Baños, bakit namatay? Nawala na yung natinda sa kanilang kumpanya na ari nung head ng research. At nalaman nila, nagtayo na naman ng another company. So wala na silang mahabol kasi wala na yung kumpanya. Oh. Doon ako na siya. Ikaw ang research institute ng SUC. Gagawin mong negosyo. Okay rin, gawin mong negosyo para sa sarili mo. Pero huwag mo naman lokohin yung mga farmers. Diba? Yun yung sinasabi ko sa research. Kaya ako masama ang loob ko. Ang research is being done to help the productivity of farmers. Pero kung yung research mo, eh gagawin mo lang para gumasta lang sa research at hindi mo naman tutulungan ng mga farmers, that's useless. Diba? Ang research, so bakit hindi mo tinignan yung Israel? 40 liters per day. Paano nakaproduce yun ng 40 liters per day? Tayo eh, 3 liters per day, 7 liters per day, per animal. Alam mo kasi, pag nagtatravel ako, puro ako agriculture, nanonood ako eh. Doon ko nakita sa India, eh, pero pwede pala yung maliliit ng farmers can build a 1 billion income sales, $1 billion sales ng milk. The co-op of dairy farmers. Kung nakita sa India yon, alam mo sila, sa likod ng bahay nila, nag-aalaga sila ng cow at buffalo. Yung kahit syudad, sa likod ng bahay, sa garahe nila, nag-aalaga sila. Pinapakain lang nila damo. All over yes. India. Siyempre, nangarap ako. Nung makita ko yun, nangangarap ako. Until sinira mo, Dr. Del Barrio, ang aking pangarap. Hello, ma'am. Tutuloy po natin, ma'am, yung pangarap nyo. Ma'am, can I say something? Oh, you say something. Lahat naman po na sinabi niyo, ma'am, yun po yung ginagawa namin. Nakita ko yung ano mo eh. Ba't wala doon sa ano mo yung building ng processing center? Saan mo dadalhin yung 10 million? Alam mo, yung processing equipment at saka yung building, magkapresyo yun eh. Kasi ako, ang dami-dami kong processing center na itinayo. Yung nagmamanufacture sa akin ng organic fertilizer. May building yun, may equipment yun. Yung nagagawa sa akin ng bamboo, may building yun, may equipment yun.
Yung nagagawa sa akin na recycled school chairs from plastic, may building yun, may equipment yun. Magkapresyo sila eh. Magkapresyo sila eh. Ayaw mo ilagay yung building eh. Tapos sabi mo sa akin na i-re-align mo. Ba't mo i-re-align eh? Binigay yun sa'yo. Ba't mo sa mo dinala at i-re-align mo? Anong realignment yun? Hello ma'am, yung 2019 kasi ma'am, wala nga infrastructure. Kaya nag-usap na po kami ni Secretary kahapon. Aba, at, kasalanan ko ba yun? Sinabi ko sa'yo na doon gagastihin yun? Sabi, magbibigay ka ng kalabaw, magbibigay ka ng building, magbibigay ka ng processing equipment. Ba't mo tinanggal? Sino may sabi sa'yo, tanggalin mo, pera ko yun. At yun ang instruction ko sa'yo. Ba't hindi mo ako sinusunod? Bakit? Yung bibigyan mo bang bayan? Eh, sigurado kami pagtatayo ng building yun. Meron ba naman equipment na walang bubong? Eh, di masisira yun, mauulanan yun. Saan nila ilalagay? Sa bahay nila? Ma'am, yung plano namin ngayon, may phase 2 kasi yun. Number one, yung containerized processing setup. I don't care. Well, you have to provide a building. You have to provide a building. Huwag kang magpalusot ng containerized na yan. Ako naiinis ng, ako'y pinalulusutan. Alam mo, iho, katakot-takot ang itinayo kong livelihood center. Kaya alam ko yan. Ang presyo ng equipment is equivalent to the pressure of the building. And a livelihood center cannot exist without a building to house the processing center. Paano mo naman sasabihin na ayaw mo magtayo ng processing center, ng building? Eh, saan mo dadalhin yung mga equipment? Pauulanan mo sa paarawan mo at pauulanan mo? Ano ba yun? Walang ganun. Oh, ako, katakot-takot na itayo kong livelihood center. Paborito ko yan eh. Kasi gusto ko magbigay ng trabaho sa mga tao. Naawa ako. Kaya palagi may building yan, palagi may equipment yan. Oh. Tapos yung ano mo, yung animal mo, bibigay mo sa farmer. Sila ang mag-aalaga. Tapos ibebenta nila doon sa processing center yung milk nila. At yung magpo-process yung processing center, tapos yun na magbebenta. Oh. Ano mahirap doon? 10 million per project, kadali-dali, hindi mo magawa. Akala ko ba ang problema nyo, budget? Binigyan ko kayo ng pera, hindi nyo rin ginawa. So hindi budget ang problema nyo. Yung inyong desire and passion to help the people, wala yon. Wala yon. Basta ang promise namin sa iyo, ma'am, makikita at the end of the project, may processing facility. Kung hindi ako nagalit sa iyo at kung hindi kita inimbestigahan. Sinasabi mo ngayon yan kasi iniimbestigahan na kita. Pero nung hindi kita iniimbestigahan, tawag ako ng tawag sa'yo, ayaw ka makinig. Kaya ako disappointed na disappointed sa inyo. Ako na nagbigay ng budget. Sinasabi ko sa'yo kung ano gagawin mo, ayaw mong gawin. Di lalo na doon sa budget mo. Ano ginawa mo sa budget mo? Kung yung budget ko, ayaw mong gawin. Di lalo na yung budget mo. Nasanay yata kayo na kung saan nyo dinadala budget nyo eh. Galit na galit ako sa'yo. Sinira mo yung pangarap ko para sa mga dairy farmers. Akala ko maiintindihan mo ako. Hindi na nga ako humingi ng budget sa'yo, yung pera ko na ginamit ko. Tapos ayaw mong gawin. Napapahiya ako doon sa mga local government. Alam mo, kaya ako pinili yung local government na yon. Sa tagal ko sa politika dito sa Pilipinas, alam ko kung sino ang mahilig na local government. Doon ko pinagbibigayan yung mahihilig. Oo. Para gawin nila. Ikaw lang ang magpo-provide ng equipment at saka ng karabaw. Para gagawin nila. Tinan mo, naandito sila eh. Yan ang mga binigyan ko eh. Si governor ng Palawan, si governor ng Ilocos. Yan ang mga binigyan ko. Si Albi Chara, binigyan ko yan. Binigyan mo ba? Napapahiya pa ako eh. Sinulatan ko yan, nabinigyan ko sila eh. Hindi. Si Congressman Elray, tawag ng tawag sa akin, ba't ayaw ako bigyan? Eh sabi mo, bibigyan ako. Eh sabi ko, edi imbestigahan mo, ba't ayaw ka bigyan? Ma'am, yung sa PCA, magmumuwa signing pa lang kami this week.
Yung sa 2020... Eh, di sana sinabi mo sa akin na yung PCA, yung sinabi nyo, ma'am, hindi pa sila nagbibigay. Di tinawagan ko PCA para magmadali. Ngayon lang nag-iimbestiga ako, tsaka kayo mag-MOMOWA signing. Eh, ang tagal-tagal na yung ibinigay. Napapahiya na ako sa mga local government na pinagbigyan ko. We wish to acknowledge admin administrator Benjamin Madrigal of PCA. Ayan, ayan na yung PCA administrator. Okay. Good morning. We're talking about the projects we asked PCA. The budget we asked PCA to give to PCC para yung mga coconut producing provinces, bigyan nila ng dairy project. Kasi, alam mo, from studies, ang makakatulong para lumakas ang income ng coconut farmers, because the typical income of a coconut farmer is 1,500 a month. Ang ating aim is yung mga farmer natin, kumita man lang ng 6,000 a month para mabili nila yung pagkain, kasi ang food bill ng isang pamilya is 6,000 a month. Kaya pinabibigyan ko yung mga coconut producing para magtayo sila ng dairy under the coconut tree. Kasi that will increase their income. Oo. Pag ikaw ay nagtayo ng coffee or cacao, or nagtayo ka ng dairy, nag-alaga ka ng dairy under the coconut tree, that would be additional minimum 10,000 a month na income para sa coconut farmer. Kaya nung wala ka pa, Administrator Madrigal, I asked PCA to give Philippine Carabao Center 17 projects worth 170 million para magtayo sa 17 coconut producing provinces ng dairy project. Yes, ma'am. Para maintindihan mo, kasi wala ka pa noon. And kaya nag-aaway kami ngayon. Ngayon lang daw mag-MOMOWA signing. Eh sabi ko, kung sinabi mo sa akin na hindi nagbigay ang PCA at hindi kayo ayaw nila mag-MOWA signing ng mabilis, di sana tumawag ako sa PCA, kasi under din sa aking oversight committee ang Philippine Coconut Authority. Di ako tumawag para ibigay sa iyo yung budget, di ba? Yes, ma'am. Oh. Can I give kasi, kasi ang ano ko lang doon, tulungan na umincrease ang income ng coconut farmer who are the poorest in this country. Kung poor yung rice farmer at yung mga fishermen, mas poor pa yung coconut farmer. Kasi yung mga rice farmer, sabi nila 4,500 a month. Eh ang coconut farmer eh 1,500 a month. Eh di mas poor pa. Kaya naghahanap ako ng way para mabawasan ang kahirapan ng mga coconut farmer. And that is to establish dairy projects. Kasi siguro ang mai-add nila sa income niyan, 10,000 a month. Pag may dairy project, yung mag-alaga ng dairy yung mga coconut farmer, tapos bigyan ng processing center yung mga co-op, and then they will earn siguro additional 10,000 a month. Iyon yun. We hear from Administrator Benjamin Madrigal. Okay. Thank you, Madam Chair, Your Honors. Regarding the coordination made by the Honorable Chair, after having the board approve the project proposal, we have the realignment, especially for some of the projects in connection with this year's COVID, as well as other realignment for this year's programs. The instruction of the good senator regarding the identified partner agencies. We have already identified 9 out of the 17 projects. On the ground have already identified the beneficiaries together with the local government unit and PC and the Philippine Carabao Center. And the release of the funds will be, of course, after having identified the beneficiaries. No, nonetheless,
the fund for this year, the MOA has arrived this August. And upon signature, will be released 53 million for this year, Your Honor. And actually, we have already in the board approved 120 million. So we have 120 million and needing only about another 50 million for next year's budget. But the initial release will be 53 million for this year as based on the program that was given to us. I identified the provinces and yes, the people you will give. Bakit, yes. Ba't hindi nila sinabi sa inyo na I identified them? This is the list. I have a list. Region 4A, Quezon, for two locations. Yes, Region 4B, Oriental Mindoro. Region 5, Bicol, Camarines Sur, two locations. Region 5, Sorsogon, two locations. And then Region 6, Aklan. Yes. Region 6, two locations in Aklan. And then Region 7, Region 6, Negros Occidental. I gave a list. Yes, yes, ma'am. Region 8, 2nd District of Leyte. Region 8, Maasin City. Region 8, Samar. Tatbalogan, Samar, and then Region 8, Biliran, and then Region 9, Sibugay, and Region 8, Katarman, Northern Samar. You know, for your information, tinignan ko yung lista na may daily projects ito. In Eastern Visayas, one of our poorest a region in the Philippines, iisa lang, nasa Ormoc. Kaya dito ang dati kong binigyan sa Region 8, naawa ako eh. Kasi yan pa rin ang coconut producing provinces, Region 8, di ba? Bicol, ang malalaki talaga, Bicol, Quezon, Region 8, Region 9, di ba? Mga coconut producing yan eh. Hindi nyo dapat i-identify, in-identify ko na eh. Identify ako ng provinces na bibigyan. Binigyan yes, sa Philippine Coconut Authority. Wala pa sila. Wala ka pa doon. Bago ka eh. Yung lumang Philippine Coconut Authority. Bakit magre-realign eh? Binigay ko to eh. Supposed to be kasama to sa 2020 budget. Madam Chair, the realignment, as I've said, is regarding the whole 120 million. When they now, were doing the 2020 budget, I asked them to allocate 170 million for this dairy project sa PCA. Oh, tapos in-identify ko yung mga lugar. Pinili ko yung mga coconut producing provinces. Tapos tinanong ko dyan sa Philippine Carabao Center, meron ka bang herd dyan sa mga lugar na yan? Pumayag siya. Na dito. Kasi minsan siya, pinakikialaman niya kung saan provinces kasi wala daw siyang herd. Oh. Eh, pina-approve ko sa kanya to. Yes, Madam Chair. The areas have been identified. The areas have been identified. But the actual beneficiaries have yet to be identified. Ang mga in-identify ko dito, governor, congressman, mayor. Ibig mo sabihin, hindi nila kayang hanapin ang beneficiary sa lugar nila. Tanungin natin si Governor Alvarez kung hindi mo kayang hanapin yon. Tanungin natin si Sabeliano kung hindi niya kayang hanapin yon. Sila ang nakakaalam kung sino dapat doon ang pagbigyan. Diba? Nakalista dito eh. Yes, baka magalit pa sa iyo itong mga governor at mga congressman na to at mga mayor na to. Kasi itong pinili ko to kasi mahihilig to eh. Pinili ko yung mahihilig eh. Hindi man ako nagbibigay doon sa mga hindi hilig ang agriculture eh. Kasi sayang lang eh. Oh. Di ba, nagpapasa ako ng bill sa agriculture na requiring local government to allocate a certain percentage of their ERA for agriculture sa mga lugar nila. Eh di ba, ayaw ng marami. Kasi mas mahilig sila sa infra kaysa agriculture, di ba? So ako,
alam ko, kilala ko sila. So I felt that these government officials will really take care of this because they like agriculture. Oh. So I gave you a list of 2020. Yeah. So nagtataka ako, ngayon lang siya magsasign ng MOA. Eh, ginawa tong budget last year, di ba? Yes, Your Honor, the MOA just arrived. Kasama ito ng budget. So, alam mo, kaya ko lang ito ginagawa. Kasi gusto kong tulungan yung mga coconut farmers. Kasi wala silang source of income. I thought that if we give them a dairy project, that will be additional source of income for them. Kasi talaga, proven by studies, ang magpapataas ng income ng coconut farmers would be intercropping. Kasi alam mo, yung coconut, nakatayo yan, mataas. Sa ilalim niyan, walang ginagawa. Di ba? Yung coconut farmer natin, nag-iintay lang na mahulog yung coconut. Di ba? Through the year. So I thought that we can plant coffee, we can plant cacao, or we can do dairy. Di ba? So ito, kaya ko ginawa to. Tingin ko, this is a good model for them to increase their income. Oo. Kaya pinakiusapan ko ang PCA na in the same manner that I'm giving budget, I will give budget to the non-coconut producing provinces and we will give budget to the coconut producing provinces, di ba? Para tulong tayo, para mas madaming magawa itong PCC, itong Carabao Center na to. Oo. Kasi wala silang nagagawa eh. They have been in existence for 28 years and 25 years. Bakit naman ang production natin ng milk is 0.6% of demand? 99.4% i-import natin. After 28 years and 25 years, my God, kung ako ang head niyan at ganyan ang performance ko, mag-suicide na ako. Magsusuicide ako. Nakakahiya. Munti mo naman yun. Oh, kaya yung mahihirap na bata sa Pilipinas, walang pag-asang uminom ng milk. Kasi lahat imported. Eh, mahalang imported eh. Oh, the only way they can drink milk is mag-produce tayo sa bayan natin at ipagbili natin ng mura sa kanila. Diba? I remember I went to Pagadian City. Isang baryo, nag-distribute doon ang herd nang galing sa OSAID. Kasi binigyan sila ng DA ng processing equipment. Oh, di lahat ng bata doon sa baryo na 'yon nakakainom ng milk kasi naandun yung processing equipment, pinagbibili daw nila sa public school. Eh syempre kung doon lang ginawa, mura na 'yon, diba? Oh. Nag-fielding yung public school sa Pagadian City. So yung tao ko yun eh. Alam mo, marami din naman ako nakita na inspirational story sa Philippines. Kaya lang, gusto ko sana lahat ng probinsya ay ganun. Diba? Ang pangarap ko, lahat ng probinsya ay ganun. So, kaya ako nagbigay ng pera para lahat ng probinsya ay ganun. And siguro dapat pangarap din yun ng PCA, di ba? Kasi ang concern nyo is to increase the income of the coconut farmers, di ba? Because we are the poorest in this country and 3.5 million are coconut farmers. Out of the 12 million na farmers, 3.5 million are coconut farmers and 3.5 million are rice farmers. So, maitas lang natin ang income ng rice farmer at coconut farmer. Malaking bagay yan sa mga farmers sa Pilipinas because together, they are 7 million of the farmers in the Philippines. So, kaya, nangangarap din ako for them. Kaya ako, 7 taon akong senador, 7 taon chairman ako ng Committee on Agriculture and Food. Hindi ako umaalis kasi pangarap ko na when I leave, at least I made a difference in agriculture. Kasi they are the poorest in this country. Ngayon, after this, kung may question, magpipresent daw ang NDA at DOST about their
milk production. So we can acknowledge them. Baka makalimutan sila sa galit ko. Okay, we acknowledge NDA and the OFC. Okay. Okay, good morning po, Senator, and the members of the committee. Ako po si Marilyn Mabali, ang administrator ng National Dairy Authority. So, allow me to present po the Philippine dairy industry data. Actually, kinuha po namin talaga yung data since the NDA was created in 1995 up to the present. Next slide, please. Can you submit to me all your presentation, ha? So I have a record, okay? Yes, ma'am. Actually, nandiyan na po, ma'am. Wala. Okay. So we were created by virtue of Republic Act 7884 or the National Dairy Development Act of 1995. So na-create po yung NDA and it shall be the central policy determining and directing body tasked to ensure the accelerated development of the Philippine dairy industry through policy direction, program coordination, and implementation. Next slide, please. Next slide. In 2013 po, nung pinasa yung Safety Act of 2013 by virtue of RA 10611, otherwise known as the Food Safety Act of 2013, ang NDA po ay nabigyan ng regulatory function, is one of the FSRAs now that is responsible for regulating milk production and harvest handling, post-harvest handling. Pero yung aming regulatory function po ay sa farm lang, production side hanggang plant gate po. Next slide, please. With the passing of Republic Act 11037 or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act of 2017, ang NDA po ay nabigyan ng mandato na tumulong ma-address ang undernutrition among Filipino children through the milk feeding program. So sa ngayon po, ang ginagawa ng NDA is facilitating the supply of milk from the farmers or from the co-ops to the different school sites or identified by the DepEd. So based on the mapping that we did and the matching that we did of the suppliers at saka yung mga target schools, nakikita po namin na there will be about 65% of the target number of children to be fed na kaya pong mabibigyan ng supply ng ating mga farmers or cooperatives. Pero ito ay gagawin po in several batches po. Next slide. Ito naman po ang summary ng program outputs and outcomes that has been made to dairy development. Una po, investments to dairy development from 1995 to 2020. So in terms of the general appropriations po, ang nakuha po ng NDA is 3.12 billion for the last 25 years. Ang other funds po, 1.55 billion. Ito po yung nanggagaling sa USDA PL 480 for a total of 4.67 billion. For a long time po, ang NDA was getting, when it was created in 1995 hanggang 2011, nakakakuha lang. Ano ang per year budget mo kung ganyan ang figure yes, mo? Yes, ma'am. Ano yan? 15 years, 25 years. Divided by 25, magkano yan a year? So nung first few years, ma'am, from 1995 to 2011, nakakakuha lang po ng average ng 60 million to 70 million. Then on 2012, nakakuha kami ng average na ng 170. Then in 2013, total daw test. 2013 po, nabigyan kami ng mas malaki-laki because of the PL 480. Then after that po, balik na naman po sa average na 200. Can you give me your yearly budget? Yes po. PCA, a PCC. Pakita niyo sa akin na yearly budget niyo at saan niyo dinala. Kasi talaga tinanong ko noon si secretary, yung dating DBM, secretary yung taga Batanes si Butsabad. Sabi ko, bakit yung overhead ng DA is 60% of the budget? Sabi ko, magkano ba talaga ang
ang budget ng overhead. Kasi sabi sa akin ng DTI, 30 daw. Sabi niya, hindi, efficient ang DTI, kaya 30 sila. Talagang sa 45 ang ano daw. Sa ibang department, 45% of the budget. E ba't ka ako yung DA, 60% of the budget? So I was thinking, if you're given, siguro yung 50% of the budget is okay na yon for overhead, di ba? Yes po. Kasi in a private company, ang overhead is 15% of the budget. Another 15% for selling expenses. And then 20% ang profit kasi ang cost of goods sold is 50%. So kayo, wala naman kayong cost of goods sold, wala naman kayong profit, wala naman kayong sales. So sa inyo, ang typical 50% of the budget is overhead and 50% of the budget for programs for the people, di ba? Oo. Kung 50% of your budget you spend for the people, I don't think this should be our performance. Miski anong isip ko at miski sa lahat ng nakaharap dito, if you really give 50% of your budget for programs for the people, hindi ganito ang performance ng dairy. Kaya gusto ko, ibigay nyo sa akin ang budget nyo every year. Yes, ma'am. Makita ko kung ilan ang ginamit nyo sa overhead nyo at ilan ang pinamigay nyo sa mga tao para makita natin kasi ang inire-reason nyo, budget. I don't think so. Yes, ma'am. Kasi kalahati ng budget nyo dapat program for the people. Okay. Oo. Dapat ipakita nyo yung ginawa nyo para sa mga tao. Kasi kung talagang 50% of your budget you gave to the people, hindi naman ganito na we produce 0.6% of our total demand, di ba? For milk, for dairy. Oo. Kaya pag-present mo ng budget, do it yearly. And yes, ipakita ma'am mo sa akin, pati yung PCC, saan nyo ginamit yung budget nyo? Ano ang ibinigay, ano yung ginamit nyo sa overhead nyo? At ano ginamit nyo na pinamigay nyo sa mga tao? At paano nyo pinamigay sa mga tao? I just want, for my peace of mind, I want to see that. Sige, ma'am. Yung tanong nyo kanina kung ano ang aming average budget po through the years, for the last 25 years, oh. 186 million lang, ma'am, oh, yung aming budget po. Ang overhead mo, 90. More or less, yes, ma'am. And 90 ang ipamimigay mo sa mga tao, di ba? Yes, po. Opa. In terms of program. So ipakita mo, yes, sa akin. Ako naman, I'm not asking more than what Apo, it should, ma'am, be. Oo, pakita nyo lang sa akin kasi nakikita ko, hindi ko masyado napansin ang NDA. Nakikita ko yung PCC. Sila, tingin ko 400 a year. 400 million a year. Yes, ma'am. Pwera so, pa yung mga grant, ha? Pwera yung grant. Yun lang nasa budget. Apo. So ma'am, yung aming budget po ay of course na spend ito sa apat na major programs. Kasama na dyan yung Dairy Herd Build Up Program or pagpaparami ng ating gatasang hayop. Yung Dairy Enterprise Development Program, ma'am, kasama dyan yung pagninegosyo ng ating farmers. So we are processing. Yes ma'am, we are teaching them not only to produce milk but to process. Kasi po ang naging programa po ng NDA is i-capacitate yung farmers to undertake the whole operation of dairy, yeah, from production all the way to processing and marketing. So right now po, actually we have about 50 milk processing facilities, pero walo lang po ang naitayo ng NDA dito because the others are actually by the private sector. Yung meron din po kami 50 facilities na matatawag namin ano pa lang po, home base. Hindi pa talaga yung planta. Give me a list. Give me a list. Yes, ma'am. Oh. I can give it to you. Somebody gave me a list. Yes, ma'am. Pero ang daming wala doon. Ma'am, kung sino nagbigay ng list na to sa akin. Opo. Meron naman, ma'am. Oh. I can give it to you. I will send it to you, inigay, ma'am. Sa akin ng list, walang address. Ako pa naghanap ng address. Oo. Kompleto naman address po yung address, paano ma'am? Paano malalaman kung saan ito? Binigyan, yes, ako ng listahan. 58 places na merong milk facilities, dairy processing. Pero walang address. Tapos hindi po, ma'am. Kaya gusto ko, at saka kung hindi inyo,
Ibigay niyo rin ang listahan para makita namin, di ba? Yes, ma'am. Oh. Actually, ma'am, yung kung listahan... Kung ginawa niyo at hindi niyo ginawa, but existing? At ang gusto ko sana, paghatian niyo Pilipinas na ni ano PCC, huwag na kayo mag-interlap, huwag kayo sa same region, di ba? Para makita natin kung sino mas magaling, di ba? Mamili na kayo na region niyo. Like ikaw, NDA, saan mo gustong mag-build up? Siya, saan niya gusto mag-build up? Para walang ano... interlapping ng ano, di ba? So, ikaw ang magde-develop nitong province na to, siya magde-develop nitong province na to, para makita natin kung sino mabilis mag-develop, di ba? Yes, kasi ma'am. Hindi ko na malamang kung sino yung NDA at sino yung PCC, di ba? Maganda yes, rin ma'am. Yung maghati na kayo ng lugar, at sabi ng PCC, may mga lugar na gusto siya kasi may source siya doon ng herd. Oo. Ikaw naman, I'm sure, may lugar na mas ano sa dairy, di ba? Sa cow. Cow kasi, cow eh, no? Di ba yes, cow ang specialization mo? Siya yung... Ma'am, kasama na po yung kambing. Kasama na po yung kambing ngayon. Oo. O, yun. Yes, ma'am. E, bilihin mo na yung mga probinsya na mas bagay sa'yo. Tapos ibigay mo sa kanya kasi I think yung Carabao kahit saan pwede yun eh. In the Philippines, di ba? Kasi mas, yes po, mas ma'am. Ano, yes mas, po. Okay mas po. Bagay sa Pilipinas ang Carabao. Di ba? Para, yes po. Yes, halimbawa nga sinabi yung probinsya na yun, dairy yun. Yung NDA yun. Sige po. Sinabi yes, yung probinsya na yun, po, ma'am. PCC yun, di ba? Hindi kayo yung... Parehong nandun kayo sa same province. Hindi malaman kung kanino yung alin ang NDA at alin yung PCC. Mag-usap kayo ni Dr. Del Barrio at yes, paghatian nyo na Pilipinas. Yes, ma'am. May listahan natin, naman po ba? Kami, ma'am. Oo. Sige po, ma'am. Para alam so, natin, kung yung probinsyang yung gumanda, sino may, who is responsible, di ba? Sige po, ma'am. Okay po. Okay, sige. So, the other two major programs of NDA po, since meron na nga po kami regulatory function, itong Milk Safety and Quality Assurance Program. Yung milk feeding program naman po, ay hindi ho talaga kami ang nag-aano niyan. Kami lang po ay tumutulong sa pag-i-implement by way of, you know, facilitating the supply and demand. Kung saan po yung nangangailangan, minamatch namin with our existing cooperatives or farmers. So, and then in terms of monitoring po, kami din po ang tinutulungan din po namin yung let's say local government units and other government entities, especially on the documentation of results. So through the years, ma'am, from 1995 to 2020, ito po... Hindi ba ang trabaho nyo with regards to this masustansyang pagkain, yan yung bill eh. Oo. Eh, make sure na may local supply ng milk, di ba? Yes po. Na kailangan nila. So yes, in po. A way, you're coordinating with DepEd and the SWD para bilhin nila yung milk nyo, di ba? Yes po. Opa. Kasi kaya ko naman nilagay kayo doon para make po. Sure na may market kayo. Kasi kawawa naman kung magtatayo ang mga kababayan natin ng processing tapos walang bibili, eh hindi sila kikita, di ba? So when I included that in the bill, I want to have a ready market for what you're going to build in the yes, different ma'am. Areas in the Philippines. So, tinutulungan lang po namin ang DepEd at the SWD to match with supply. So, yes, kami yes, po yung yes. nagpa-facilitate. Ito po, based on the law, pag government-funded na milk feeding, talaga pong dapat locally source out yung gata. Produced by our farmers. So, yun po yung ano. So, through the years po, na-check, balik, first go back, please. Doon sa, ano, don't pa, go back, please. Doon sa my outputs. Balik pa po. Sige pa po. Yan po. Actually, through the years po, ang volume of milk na na-produce by our local farmers ay umabot po sa 390 million liters. Ang value po nito, valued at 30 pesos lang po kasi yun yung ongoing price, nasa 11.2 billion po.
Then out of the volume produced po, ang na-process po into different milk and milk products ay umaabot po sa 234 million liters. Kasi some of the milk produced by our farmers po ay of course, based on the program po, of course, merong pupunta sa guya because you have to invest on the offspring because the offspring po is another source of income from our farmers. Then at the same time, we encourage home retention po. Yung dapat may maiiwan sa pamilya ng farmers para sa pamilya niya at least 2 liters a day. So hindi po lahat talaga binibigay sa merkado because of meron din po kaming breakdown noon eh kung ilan na pupunta sa guya, ilan na pupunta sa bahay, home retention, and meron din pong so-called informal market. Yung sa kapitbahay ay makikiusap to buy. At ang aming naman pong mga farmers, part of the capacity building ay tinuruan po paano mag-pasteurize na gatas even in sa sarili po nilang kitchen. So the value of the milk process into milk and milk products ay maabot po sa 23.41 billion. So marami na pong iba't ibang produkto ang aming mga cooperatives or processors. Ang dairy animal inventory naman po natin ay umaabot na sa 65,585 heads. Kaya lang po... Para lang na andito, 40,000 lang para. I-report siya akin. Ito yung ano ma'am, this is as of June 2020 na po. Oh, bigyan baka mo ako report niyan kasi yes, yung pinigay sa akin mas mababa eh. Yes ma'am. Pero ma'am, dito sa total animal inventory natin, we must remember that the dams and heifers o yung mga babae po talaga na magpuproduce talaga ng gatas ay nasa 60% or about 28,000-30,000. Explain nyo yun kasi we're talking po about dairy. We're not po talking about the working animals, di ba? Kaso nga po, ma'am. Anyway, ma'am. Sige po, ma'am. Para bigyan nyo ako ng figure po. Ano ba yun sa dairy lang? Hindi yung ano. Kasi misleading yun. We're talking about dairy. Yes po. So we are not talking of working animals, di ba? Oo. Ma'am, kung tutuusin po, product po din ito ng dairy. Kasi lang po, in the past po, ang ginagamit po nating similya ay, which will yield only a 50% female, 50% male. Yeah, that's so, okay. Po, kasi yung male is for milk, di ba? Opo, napepera din. For milk. Oh, opo, napepera diba? Din naman po ng ating mga farmers. Oh. So yung value ng ating animal inventory ay maabot na rin sa 3 billion pesos po. Oo. Pero, ang na-infuse po natin, ang nabili po natin sa labas ay 13,133 heads lang po. Yung total na import natin ever since NDA started as NDA. So, ngayon ba kailangan ba tayo mag-import o nagagawa na kayo ng sarili yung magiging animal, yung semen? Meron naman pong ano, regular na kasi semen. Dati, na kasi dati, ginagawa niyang NDA, mag-import lang. Apo. Well, based on the kasi ano, alam mo, nag-i-interview din naman ako sa farmer. Kayo nag-i-import kasi hindi naman daw nila kaya yung volume ng pag-import. Tapos parang ang impression ko nun sa NDA, import lang ng import ng cows, di ba? Kasi yung buffalo, hindi masyado yan kasi marami tayo dito ng buffaloes. But yung cow, ini-import. Ngayon ba ini-import na o semen na lang? Nagpo-produce kayo ng semen? Tapos actually, dito yung pinag-grow. Both. Ilan percentage ang imported? Ilan yung pinroduced by semen dito sa Pilipinas? Ito po ma'am, local dairy animals produced through genetic improvement program ay nasa 53,452. No, ilang percent ito ng total production? Ilan ang galing sa semen and galing sa importation? I want to know. I want to have an idea. Okay po. Ito po, genetic improvement. Talagang ano po ito ma'am, produced through AI. Kasi talaga po, yung importation naman natin ay nasa 13 lang thousand. Population ang pinroduce dito at in-import yung ilang percent yung in-import? Sige po ma'am. Percent. Magkano ba yung percent? Ilang percent ng population natin ang imported at ilan ang pinroduce dito through semen, di ba? Ngayon kasi nagsisemen na kayo, dati puro imported. O ano? Ma'am, itong 13,000 po, puro imported po talaga yan. O ilan ba yung 13,000 of the total? Over, pakiano nga, ha? 63, 66.
66. So kung 13,000, huh? Of 66. 20% po yung imported. 20% yung pin-reduce nyo. Oo. Oo. Kasi siyempre, mas gusto, sabi ko lang, mas maganda daw yung pinoproduce dito kasi adapted sa Philippines, di ba? Pinanganak sa Pilipinas, adapted. Kasi yung mga nanggagaling sa abroad, parang iba naman ang condition sa abroad. Pagdating dito, nangangamatay yata. Parang hindi maka-adjust dito sa init ng Pilipinas, di ba? So, yun ang sinasabi nila. Kaya mas gusto natin yung ipoproduce natin galing sa atin para pagbuhay, sanay na sa Pilipinas, di ba? Naka-adapt sa Pilipinas, kaya, diba? Yes, ma'am. Kaya nga yun, ma'am, one of the strategies that being imported both by PCC and us ay the use of the sex semen so we can produce more females. Yeah, yeah. Para mas marami na pong babae rather than 40-60-50-50. To help in producing the semen. But not really as a program to increase your population, di ba? Yung population natin will come from the semen, di ba? Population Apo. Increase. Part 3, ma'am. Pero based on the roadmap, ma'am, na ginawa, there is really a need to, kung gusto ho natin na mas mabilis, kasi yung sa semen, ma'am, will take about 3 years bago mapakinabangan yung offspring generated from that. Kasi po, magbubuntis pero, ng 9 months. Pero, mas maganda rin yun. Pero, yes po. Po eh, hindi naman natin, hindi naman natin ini-stop ang importation. Gusto lang yes, natin ma'am. Ma-develop yun. Kaya nga tayo may research para ma-develop. Yes po. Kaya nga po. Po-produce nating sarili, di ba? Yes, ma'am. So, that's one of the major thrust na ngayon. We started that last year, this alam mo, year. It's alam mo, nakakatuwa nga, pumunta ako sa India. Alam mo yung kanilang mga, ano, yung meron silang kalabaw doon, hindi na ano eh. Hindi na nanggaling sa semen eh. Parang ano ba yun, yung produce, ano eh, parang sa computer. Meron talaga, oo. Nagulat ako ano tawag nila doon yung hindi na yung the ano yung may tawag sila doon sa ganun. In vitro fertilization ay ano ma'am, ET. Ano ibig sabihin noon? Embryo transfer po. You will develop the embryo sa labas po tapos ita-transplant mo na lang sa surrogate mother. O, parang ganun. Parang, tawag sila doon, aalamin ko at sasabihin ko sa'yo. Nagulat ako eh, parang computerized na ang pag-produce yes, ng ano eh, ng karabaw. Ganun sila ka-advance. Kasi I went around India eh, nag-aaral ako sa dairy. O, believe na bigla ko sa... Ngayon po, may project kami. India, they only started in 1948. Yes po. 1948. By 1998, they are the biggest producer of dairy in the world. Yes, opo. So, 48, 58, 68, 78, 40 years. Tinalo nila lahat yan. Australia, New Zealand, America. Sila. Opo. Biggest. Biggest sila. Opo. Oo. Galing nila eh. Oo. Yung dairy industry nila. Ngayon po, may project kami sa, joint kami sa PCC, funded by Picard. Yun pong ET po. Susubukan na namin dito sa Pilipinas po. So we have selected some farmers already to be the host, to provide the surrogate mothers po. So to continue po, yes. Dairy farms or farmers are involved in dairying, umaabot po sa 8,940. Ito po ay hindi lang sa production side. Sinama namin dito involved in processing, involved in the different aspects of operation kasi merong nagpro-process, nagmamarket, may tanong ako sa iyo, may mga dealers. Opo, sa 0.6% natin na milk, around 22,000 metric tons, di ba? Ma'am, ilan ang share ng NDA dyan? At ilan ang share ng PCC? 63% po ang NDA, ma'am. Tinalo mo pa ang PCC, ha? Hindi, ma'am, kasi mas malakas gumatas po yung... ilan ka liter per baka? Sa small hold, ma'am, nasa 8 tayo. Yung mga private individuals or private farms, nasa 12 po. Kasi dalawang so, klase yung... So, small holder, 8 liters po. Per baka. Yung mga private farms. Yung 12 liters per baka, yung private farms. Ang ano nila, sila kasi 3 sa small holder, di ba? 3 liters ang PCC. Mas maliit, mas konti po gumatas ang tapos 7 ang ano,
Siguro yung private ano owner holders. Oo, yon. 3 and 7. Alam mo ba ang Israel 40? Yes, ma'am. Liters per baka. Paano nila nagawa yon? Tell me. Una ma'am, kasi I've been to Israel din po. Ang baka po nila are purebred Holsteins. Oh. And these are really confined and provided with the environment necessary to manage a pure Holstein cows. Na dito naman po sa atin, minsan ang hirap po talagang i-implement yung sinasabi nating cow comfort for the cows, especially for the small hold po. Doon po kasi sa Israel, if you I know ma'am, you've been around, ano, makikita mo yung mga nakita ko yun funds. Eh. Opo, alam mo ginagawa nila, industrial funds. Opo, nakakulong. Nakakulong. Tapos, I don't think it's big kasi yung pinuntaan ko maliit lang eh. Tingin ko government din yun eh. Maliit lang eh, pero nakakulong. Tapos walang ginawa kundi kumain ng kumain. 3 times a day ang milking. Yes po. Kasi yes, di ba dinadala dun sa milking. Yun dun yung by machine. Yes po. Oh, yes po. 3 times a day. Yes ma'am. Pakain ng pakain tapos 3 times a day pumupunta dun sa milking. Para nga ang baka eh machine. Pinakakain ng pinakakain tapos 3 beses ang araw ang milking. Yes, sa atin ba ilang beses ang milking? Once a day? Ang atin pong ina-advocate sa farmers is twice a day. Oh, so, yun, three times a day. 10-hour interval po pag sa umaga, after 10 hours sa hapon, pwede rin milk ulit. Oh, so, itong 12 mo, itong 8 mo, 4 lang to per ano, times 2, ganun ba? Hindi naman po. Kasi nga po yung iba, magmi-milk sa umaga, hindi na nagmi-milk sa hapon. Oh. Kasi ang ginagawa po nila. Ba't mo in-advocate ang twice a day tapos hindi man nila ginagawa? Hindi lahat po. Hindi lahat po. Especially the small hold po. Oh, pero kung ang sasabihin mo kung once a day lang, ano ang production? Itong 8 and 12. So kung titingnan po, ma'am, bali si sa experience at saka science, talagang sa hapon po, makakakuha pa dapat ng another 50% of the production in the morning. Oh, so kung 2 beses, 8-12 yes, po. 8-12 yes, ka rin. Sa so, parang 4-4 at saka 6-6, ganun ba? Hindi po. Kung 8 in the morning, it can get another 4 sa hapon kung magmi-milk po. Given so, na maganda po yung pakain ng farmers, ma'am, ha? Kasi minsan po ang production talaga ng baka. Hindi ay, nga, nakita ko doon sa lalo talaga sa pagkain. Pero ang pinakakain yes, lang nila, plants. Corn silage po. Itinatanim din. Itinatanim din. So, ibig sabihin, pwede mo rin turuan ng farmer mo na magtanim na ipakakain niya. Hindi kailangan pagalain at maghanap ng kakainin. Pwede siya magtanim. Yes, we do, ma'am. Yes, we do. Oh, yes, tuturuan mo. Kasi yes, mas efficient yun eh. Yung hindi na sila lumalakad, binibigyan mo na lang sila ng pagkain. Eh, itatanim din naman ng farmer yung kakainin nila eh. Yes, ma'am. Hindi naman bibilin eh. Oh. Kaya we are teaching the farmers, ma'am, cut and carry system with limited land. You can still grow number of animals, magkakatangkering ka, tapalit mo, nadalhin mo yung pagkain doon sa hayop. Oh, hindi pinalalakad. Yes po, kasi hindi yung pagkakad po consumes energy din po. Yeah. So, kung kulang pagkain mo, mapupuntas lang doon yung pinakain mo. Yeah. So, yes ma'am, tuturo naman namin po ma'am. So, ito ma'am yung sinasabi kong total milk processing plants run by dairy co-ops and federation. We have a total of 50 milk processing facilities. Hindi kasama dito yung sinasabi kong home-based. Home-based po, pero nakaka-process po ng gatas. Pero pagbigay mo sa akin, listahan, isama mo yung home-based. Yes po. Naka-identify siya, ma'am. Saan yung home-based, saan yung punta, may address po at sinong nag-ooperate. Oh, sige. So, itong established and run by NDA, established by NDA, ma'am, 8 lang po. Yung aming personally na-establish, na ito po ay nirarun ng mga co-ops and federations. Oh. Like the one in Northern Mindanao, ma'am, yung nanalo sa inyo sa Sipag. Yeah, yeah. It was a plant established by NDA. Misamis Oriental. Yes po. Misamis Oriental. Eh, yes, ba't ang dami sa bukid noon? Sila ba rin ang nagtayo nung sa bukid noon? Yung sa bukid naman, na yun? Private, ma'am. Private investment po yon. Private investor po talaga yun. Oh. Yung hayop, lahat ng facilities inside, private investment po. So itong pinakita sa akin na
na 50 plus, 57, hindi pala to kayo lahat nagtayo nito. Ito eh, hindi po lahat. Marami private dito. Oh. Yes, ma'am. Tinutulungan lang po namin technical at saka, you know, linkage with the LGUs. Kasi po, tama yung sinabi mo, pag mahilig talaga yung LGU, nung mayor, gubernur, o whoever, he's willing to really invest on the, ano ma'am, the project po. And so, alam mo, yung pina-implement ko sa PCC, ang napapamigay niya pa lang, baka, ay, kalabaw. And hindi pa 50 per ano. Pero nakakatuwa na sila. Ngayon lang yata sila nakaranas na binibigyan sila ng kalabaw. Oh, kaya natatawa ako. Yung ibang binigyan ko ng farm to market road, hindi naman sila na natutuwang ganun eh. Pero ito, binigyan lang sila ng kalabaw, wala pa yung processing, nakakatuwa na sila. Oh, kaya sabi ko, popular ito. Popular ito sa mga ano, mga congressman, mga governor, mga mayor. Tuwa sila dito, natutuwa sila. Oo. Kaya nakakatuwa. Kaya gusto ko sana talaga mag-succeed eh. Kasi natutuwa sila eh. Kasi marami rin ako nabigyan na ibang project, di naman nagpapasalamat eh. Pero ito, tuwan-tuwa sila. So, kaya sabi ko ba, gustong-gusto pala nila to. Oo. Sige, go ahead. Bata wala. Go ahead, Iha. Ito sa central office, sa Visayas at sa Mindanao. Itong milk feeding beneficiaries, ito yung dami ng nabigyan ng batas by our co-ops or farmers and processors. Umaabot na po sa 1.12 million po. Yun na po ang dami. Kasi parati pong kami ang tinatap for to match the supplier and the need of the milk feeding beneficiaries po. Kami po refer yung Carabao? Po. Kasama hindi mo nire-refer ang PCC? Kasi when we talk of milk, kasama na yung Carabao? Yes, ma'am. Oh. Yes, ma'am. In fact, some of the milk feeding beneficiaries, like the ones in Makati, I have a program with the Rotary Club in Makati. Ang siniserve po namin dito ay gatas ng kalabaw galing sa Nefedco po. Good. Yes po. That was meant to be like that. Kaya ako lang nilagay yun sa law para may market kayo. Para ma-encourage na magtayo. Kasi may market, di ba? Yung milk feeding program sponsored by Rotary Club of Makati has always been like that. Karabaw po galing po sa siha ang kinukuha po. Okay. And some other areas, kung may ano po, kasi nung sa Davao po, bumibili ako ng gatas for the plant, facilitation po. As far as Bukidnon, dinadala sa Davao, kung kailan sila magkukulang ng gatas, we get milk from Carabao Center. So gano'n naman po ang tulungan on the field, ma'am. Okay. So dairy farmers trained, so ang dami na po din, 43,851 farmers. Then we have credit facility na ngayon na we have with Land Bank and DBP. So may existing naman po na credit facility available for the dairy, especially for the dairy po. It's a special window po actually. So in terms of program outcomes, ma'am, we tried to look at dairy in terms of ano ba yung mga na-contribute yun niya sa economic progress. So tingnan ho namin historical background. We created a total of 19,731 jobs from farm and ex-farm. Sa dami. Pero millions yan eh. Nag-deliver AI, nag-deliver ng gatas na po, ma'am. Alin, ma'am, 19,731 ano po ang jobs created. Okay. Yung increased milk and ano po, yung average value or sales of smallhold farmers, ma'am, kasi I'm sure you will be interested to look at the smallhold. Ito po yung ano namin, 700 per day from milk sales from smallhold. This is on top of the paano mo kinompute yung 700 per day? Is ilang liter? Average of 20, ma'am. Average of 20 kasi ang bayan po nasa 20. Isang farmer 20 ko isa lang. Anim ng kanya eh.
Ma'am, ang aming model po kasi, ma'am, when we started way back, during sa time ng Philippine Dairy Corporation, 3 cow herd module. Ngayon po kasi, ma'am, 5 cow herd module na po. Okay lang sa akin, 1 eh. Para mas marami meron. Parang sideline ba yung asawa ng farmer ang mag-aalaga? Mm-hmm. So, kung halimbawa 1, magkano income? Ah, kung at least 8 liters siya, ma'am, times 30, that's 240. Oh. Pero net na po nung ibibigay niya sa pamilya niya kasi pwedeng may retention sa family. So, 240 times 30. Ano yan? 7,500. Magkano? 240 times 30? Oh. 7,200 po. Oh. Eh, okay lang yun kasi ano yan eh. Yung kanyang asawa may income rin eh. So yun, parang sideline din ng asawa eh, na mag-alaga ng isang karabaw, di ba? O isang cow, di ba? Apo. Oo, napakadali naman yun. Parang nag-alaga ka lang ng isa pang anak. Yes. Tapos, we can ask the children to get involved din, ma'am. Pagkuha ng mga... Yes. Kasi nakita ko din yan sa India, ma'am, eh, di ba? The women and the children are involved. Yeah. The family. Ang grabe doon. Opo, opo. May malalaking bahay sa syudad, yung garahe nila, merong cow. Sa likod, yes po. Sa likod, ilang cow, nasa likod. Parang ano, it's a way of life sa kanila na mag-alaga. Kahit na syudad, yung garahe nag-aalaga. Mm-hmm. Eh dito, wala kang makikita na isang garahe ng bata, ng hayop. Na isang may hayop na gano'n na nagmi-milk. Sa kanila kasi, imagine, dalawa lang ang malaking milk ano nila processing na nakita ko. Dinala ako eh, magkatabi pa eh. Okay. Isang owned by the government, isang owned by the co-op. Co-op. Alam mo ang benta, ang kita daw eh, $1 million each. Yeah. $1 billion. So it's 50 billion pesos bawat isa. Oh, and they are the biggest in the world. Oh. Kasi ang dami ng pinoprocess. Saan ka makakakita ng isang ano na ganun ang kita? Ibang palagay na ang population nila eh 1.2 billion tayo. Billion. Tayo 110. Di, alam mo, 10% tayo nila. Oh. Mm-hmm. Eh di kung 50 billion, 10% nun, di 5 billion. Wala ka pa nakikita na isang co-op na may 5 billion sales, di ba? Po, opo. Oh, napakaganda. Co-op yes. Lang. Oh. In 19, pinagsimulan daw noon eh, 11 member ng isang co-op in 1948. Pinagsimulan noon lahat na yon isang co-op na may 11 members in 1948. Mm-hmm. Grabe. Anyway, na-inspire ako kasi small. So ma'am, if I may continue, sa akin, mga 2 billion pesos ang kinita ng mga co-ops. Yes po. Yes ma'am. So kumita yung aming mga processors at least 2 billion for the last 25 years. So ang average annual milk value 448 million, at yung annual animal value. Kasi in the process of dairying, habang nag-produce ka nung anak, ang farmer, mahal po ang value, ma'am. Ang going price po sa atin, based on the regional prices, regional committee, pricing committee, nasa average 80,000 po yung pregnant heifer. So that's about 18 months old lang, ma'am, if maganda ang pag-aalaga ng farmer. Yung anak nung baka na binigay sa kanya will cost him. Magkano? Ang karabaw na milking, magkano? I'm not very sure, pero I think more or less pareho, ma'am. Pareho lang. Para mas mura ang karabaw. Sabi nila 60,000. I'm not sure kung it's pregnant, ma'am. Parang breedable po yun. No, yet. Ano, milking na. Milking. Milking? Mas mura yun, ma'am. Anyway, 60,000. Ano yung murang karabaw? Kasi ikaw ka eh. Ang laki ng production mo eh. Ang karabaw naman eh. Kalahati yes, mong production. So, yes diba? Po, ma'am. Kasi yes, sila po. 7 lang. Ikaw 12. Tapos sa smallholder, 3 siya. Ikaw eh 8. Diba? Apo. So, mas mahal ka kasi mas malaki production mo. Diba? Yes, ma'am. Dapat kalahati nga lang eh. Diba? Kasi yes, kung po. In terms of production ng milk, kalahati lang ang karabaw eh. Oh. Apo.
So another program outcome is yung productive transformation of agri-lands into dairy activities. Now right now, based on our monitoring, at least 17 hectares po ang nagagamit na into productive lands because pero of the dairy coconut, activities. Under the coconut tree lang yan. Walang yes, forgan. Oo, walang forgan yan sa coconut. Kasi yung apa. Coconut, eh, under. Lahat ng baba niya, wala namang ginagawa doon, di ba? Yes, ma'am. Oo, kaya apa, ma'am. Walang forgan, ano yan sa coconut, in, sa coconut producing provinces, di ba? Yes, ma'am. Oo, it's intercropping to coconut in a way, yes. Yes po. Actually, nag-uusap na rin po kami ni... Administrator Madrigal, kasi nga po, meron kaming isang ginawang project sa Davao. It's more of a demonstration farm for coconut farmers to come and see that cocoa can really be done under the coconut trees. Yes, so, yes. Binigyan po kami under sa research program ng kanilang regional office 11, pinagamit po sa amin 19 hectares at ngayon po, maglalagay kami ng module ng baka at kambing. It will now become as a learning site for coconut farmers, para makita nila this is how where to manage. Where is this? You give me Bago, the address. Bago Oshiro, ma'am. Bago Oshiro, Davao City po. Sa loob ng Davao City. Sa loob ng city. Part of Davao City po. Yes, ma'am. Yes, Bago Oshiro yes. po. Oh. So, kasi, tapos na po yung facilities. We're expecting the animals to be brought in anytime now. Na nagkaroon lang po talaga ng delay, ma'am, because of the pandemic. But magkakaroon kami ng small module ng baka at small module ng kambing. Ang purpose po talaga is for farmers isum to mo. See. Yung yes, opening po. Mo, isum mo, tapos imbitahin mo kami para mapanood yes, ma'am. Namin definitely, sa... ma'am. Yes po. Yes po, ma'am. Para so, mapanood din anytime, ng iba. Yes, ma'am. Siguro mga October, maano na namin, ay pasok na namin yung animals. So nag-uusap na rin po kami ni Administrator Madrigal. Ang sabi ko kasi sa kanya before I sasubmit ko yung proposal together with some costings already. Sabi nga ni Administrator Madrigal, kung anong meron kayo, nawala kayo, tapos meron kami, pagsasamahin namin. So, yes po. So, we're going to pass the cocoa bill and yes, the intercropping there would be cacao, coffee and dairy. Yes, so yung dairy, ibibigay ko sa inyo yung coffee and cacao doon sa high value crop, di ba? Sige po, ma'am. Yes, ma'am. Para mamili sila, ano ba gagawin nito? Mag-intercrop ng coffee, mag-intercrop ng cacao, or mag-intercrop ng dairy, di ba? Yes, para marami silang choices, di ba? So that would form, magbibigay ng budget doon yung Coco Levy Trust Fund, Development Fund, oo, para doon sa intercropping and magbibigay kami. Sige ma'am, sige pa'am. Thank you ma'am. So that is an ongoing thing. Baka October, we can put in the yung sabi mo nga, pag during the inauguration, we will invite you kahit virtual po para maipakita po namin. So it's a 19 hectare land na under sa research ng PCA Region 11 na ngayon ay pinagamit sa amin for that purpose. So it's going to be a learning site as well. Work out namin sa TESDA or ATI to be included as a farm learning site for farmers to come and see and learn how to manage dairy cows or dairy goats under coconut trees po. Okay. Tapos, nagtanim po rin po kami doon ng mga forages at makikita ng farmers that even some forages can grow under coconut trees. So, kompleto po yan, ma'am. Kompleto po yun. Okay. Yes, ma'am. Thank you very much kasi we want to acknowledge Governor Alvarez para mag-share ng kanyang experience. Salamat, padala mo sa akin yung study mo. Ha? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you very much po, ma'am. So we acknowledge Governor Alvarez ng Palawan para magsalita siya ng kanyang ideas para dito sa dairy. Kunti lang naman po yung akin eh. Ang akin lang, siyempre, mas maganda kung i-involve nila yung private sector. Sama-sama doon. Kasi kung government lang talaga tayo, wala talagang mangyayari. Mayroon tayo ditong dairy sa Palawan, hindi naman humubra. On my own, I bought 50 heads of Holstein cow from New Zealand. That's 10 million pesos. Oh. Pinamigay ko yan sa mga interesadong magde-dairy. Kaya lang, wala akong support. On my own, I bought 50 heads. Ayaw nila? Holstein. Ang request ko lang dito sa DA, ma'am, dito meron tayong DA... ito, si NDA. Pagkaw kasi NDA. Oo.
Yes, nandito po sa Palawan yung DA, yung sa Cao. Ngunit yung sa Carabao, hinihintay ko lang. Pag binigay sa akin yung authority to ship yan, eh kunin ko po yun, ako na mag-ship. Wala mang problema yun. Sabihin ko, yan, si Dr. Del Barrio, bigyan mo na si Governor. Siya na daw ang magkakagasta ng pag-ship sa ano. Yung MOA, napirmahan ko na po yun. Oh. Basta siguro dahil sa COVID, wala masyadong tao sa opisina, kaya na-delay. Yung sa NDA naman. Ako, Governor. Apo. Di natatrabaho ko sa bahay, bakit madidelay? Eh pwede ka naman magtrabaho sa bahay, di ba? Home base. Madali po kasi magsabi tapos, na walang tao sa office. Eh. Tapos, hindi ba, hindi kayo katulad ng Metro Manila na in-ECQ, ganyan-ganyan. Dito kami. Very mild kami dito. Wala kami problema sa COVID. Kaya hindi pwede yung reason yan. Nire-reason lang nila yon kasi ayaw nilang paghanapan sila ng trabaho. But actually, ang agriculture hindi affected kasi kami lang naman dito sa Metro Manila, yung Greater Metro Manila, masyadong affected kasi kami palagi ang inilalagay sa ECQ. Ako na lang po makiusap sa kanila. I have your endorsement na pinurumahan ko na yung MOA na yun, yung Carabao na yun, kung kailangan na ship. Ako na po bahala magbayad ng shipment on. Kasi ako naman po, kaya ako tinutulungan yung mga farmer na gusto ko sa farmer ibigay. Kasi sila naman yung mahirap. Yung private sector naman, kayang-kaya nila yan eh. Kasi kaya nga sila magagaling sa business, marunong sila. Ang tinutulungan natin, yung mga farmer natin na maging business-oriented din. Yung ano, para lumaki ang kita nila, di ba? Kasi wala silang kita eh. Ang hirap turuan eh. Kaya pinagtsatsagaan natin eh. Kasi naging inspiration nga sa akin na India kasi doon lahat smallholder farmer. And yet they're the biggest producer of dairy in the world. Eh di pwede rin yung smallholder farmer natin eh mag-succeed, di ba? India nag-succeed sila? 40 years lang eh. They started in 1998, biggest producer na sila ng dairy in the world. Kayo, dalawa na NDA, 25 years na kayo eh, 0.6% pa lang tayo of our milk demand. Hindi sila, exporter sila. They export to the whole Middle East, ang India, kasi malapit sila sa Middle East eh. Okay. Meron po kayo sasabihin, Governor? Lala po, yung sa NDA naman, meron silang NDA farm dito. Kung pari sana, mag-usap na lang kami yan. Magtulungan kami. Kung sila lang, actually, yung lugar nila, nasa lugar ng provincial government. Yung mga cow, pwede nilang tulungan ka dun eh, para maipamudbo. Ngayon, na yung mga cows ko na Holstein, na galing sa New Zealand, naka-divide na yon sa mga willing magtrabaho doon mag-produce ng gata. Sila na po nagpo-produce doon dito. Pero pwede yung maging basis ng pag-produce uli ng cow eh, di ba? Yung semen manggaling doon. Opo. Meron na rin tayong AI na lang, artificial insemination. But yung NDA mismo sa Department of Agriculture, meron po sila dito sa Puerto Princesa. Provincial government property. Usapin ko din sila na paro si Administrator Marilyn Mabali po. Andyan siya, Yes, ma'am. Yes, po. Administrator Marilyn Mabali. I'm talking to our regional director, si Mr. Herondio. Okay. Bigyan lang ng instruction si Mr. Herondio na kung maaari, magtulungan kami dyan sa NDA. Dahil ang NDA mo talaga dito, wala talagang, hindi makasabi na nakaka-produce sila ng gatas dito na tama-tama sa pangailangan namin. Okay. Sige, go. Hindi man lahat, magtulungan kami, at least marami din ako magawa. Thank you very much. Yes, thank you. Permission to leave. Thank you, Governor. Salamat pag-attend mo, ha. Nagtiyaga. Thank you, ma'am. We acknowledge DOST, Dr. Sinan Baguio. What are their contributions sa dairy program ng bansa? Siya, pwede. Okay. Yes. Yes. Yes, madam. As you have said earlier, practically all of our researchers now, the researchers that we are funding for dairy
are all designed to, number one, increase the inventory of dairy animals and good quality dairy animals at that. And also, we are doing research for feeding. Oh, feeding. Yes, ma'am. Good quality of animal and feeding. What do you yes. feed the animal? What will you plant to feed the animal, di ba? Yun ang feeding? Well, yes, ma'am. There are several forages and we are also, at the moment, evaluating the economic efficiency of producing milk using corn silage. Okay. So, ongoing na po yun, ma'am. The studies revolve around how do we efficiently utilize forages. Yeah. Kasi yung traditional methods natin, we produce many, but then the utilization efficiency is very low. Yeah. This time we want to produce as much milk as we can with the volume of feed that we will be giving the cows. I saw that in Israel, ano yung pagkain nila ng forages Tapos yes. 40 liters per day. My God, ano ba yung pinakakain na yun na 40 liters per day, di ba? Well, yes, ma'am. Amazed ako dun Amazed. Oh. Yeah, tama po yun, madam. Dapat papuntahin kita sa Israel para malaman mo kung ano yung pinakakain nila. Para ano. Hindi ako nagbibiro. I can arrange you to go to Israel. All right, thank you very much. Oh, you tell me. Thank you very much, madam. Kasi yung wala nga lang flight ngayon, pero yung Israel Embassy, gustong-gusto nga nilang magpadala doon para mag-aral Kasi napunta ako 40 liters a day Sabi ko parang makina na yung cow Kasi pinakakain na lang at saka mini-milk para to produce 40 liters a day. Oh. Yes, the 40 liters. I was so amazed. The 40 liters, madam, is the average. They have cows that are producing about, individual cows that are producing about 80. Kaya nga So that's a mix of the improvement in the genetics and in the feeding as well. In the feeding, yeah. Yes, yun nga sinasabi ko, pag nag-research ka, you improve yung kind of animal that you are producing, di ba? Yes, ma'am. And then to make sure that those animals will produce more milk, di ba? That's part of the research. Yes, ma'am, precisely. And let me kung ang research mo cannot do that, then you have failed. That's right. Diba? And as you mentioned earlier, ma'am, na yung mga research outputs ay hindi natin na ita-translate into economic gains. Oh, yes, because hindi nagamit ng farmers natin. Bakit? Perhaps I cannot talk much of what we're done. Ayaw mo lang sabihin kung ano may problema. but what we are doing. Sabi nila, ako daw galit sa research. No, galit ako sa research na walang application. Why will you go do a research na walang application, di ba? Pero yes, ma'am. Your research will give application that will help the lives of farmers. Ba't ako maiinis doon? Research tapos ganyang kahirap ang farmer. Di walang application, di ba? Yes, ma'am. To ensure application, ma'am, at this time we are advising our implementing agencies to engage our farmers in the process of conducting the research. Yeah. This time, some of the activities in the research are now done in the field, in the farms of our farmers. Para in the process of developing the technology, natututo na rin sila kung paano yung i-apply. Yeah. And even without a very elaborate technology transfer activities, ginagamit na po nila. And another benefit. One is nandyan si Administrator Madrigal. One improvement in coconut is the hybrid seedlings, di ba? Yes. Yung hybrid seedlings can triple the production of coconut trees, di ba? Pag ang hybrid coconut ang itinanim mo, magti-triple ang harvest. Ba't ka pa magtatanim ng regular coconut? Di puro hybrid ang ino. Pag sulat namin ng coconut levy fund, lalagay ko doon, hybrid coconut ang itatanim. Kasi parang yung ginawa ko sa RCEP na nakalagay doon sa law, inbred seeds. So, yun na ipopromote, inbred seeds. Ang maganda kasi doon sa inbred seeds,
the local farmer can do it. They can be seed growers. And at the same time, better ang performance by 50%. So itong hybrid, tuturuan natin ang mga farmers to produce yung hybrid seeds, diba? So they can be the seed growers also. And then, titriple ang ano, ang harvest ng coconut. So kung ngayon nag-earn sila ng 1,500, because of the hybrid seedlings, magiging 4,500. Tapos mag-i-intercropping pa sila, additional 10,000, di 14,500 na yon. Tapos magpo-processing pa sila, edi 20 mil na ang kita nila isang buwan, di ba? Eh, kasi lahat dapat pampalaki ng kita. Dapat yes, that is ma'am. The intention, palakihin ang kita ng farmer kasi sila yung pinakamahirap eh. So lahat ng yes, research natin, lahat ng program natin, ang idea natin is to increase the income of farmers. Yes, ma'am. Oo. Precisely. And the same model will be done in the breeding and selection of our dairy animals. Yeah, that's it. People or even more the production of our animals under our environment. At natutuwa ako, nagre-research kayo sa pagkain. Kasi yes, wala na tayong lupa, nagagala sila, maghahanap sila ng pagkain. Kaya tanim na natin at ibigay na natin sa kanila, di ba? Hindi na yung may grazing land. Wala nang lupa for grazing, di ba? Yes, ma'am. Para yung aking, alam mo, may farm school ako dito sa Metro Manila, sa Las Piñas. E di syempre, limited naman yung lupa. E di may alaga akong mga baboy. Kasi tinuturo ko for livestock learning, di ba? Ngayon, yes, nagtatanim na ako ng pakakain kasi namamayat ang mga baboy. Eh. Wala na makuha doon sa kanilang kulungan. Maliit lang eh. Oh. So ngayon, nagtatanim ako ng ano halaman para ipapakain sa kanila. Ako na nagtatanim doon sa tabi nila. Oo, kasi namamayat eh. Walang makain eh. Eh gusto ko eh organic livestock. Ayoko ng ano. Yep. Ayoko ng feeds kasi yung mahihirap na farmer, wala naman silang pambili ng feeds. So we yes, have ma'am. To teach them how to plant yung pagkain ng ano, ng kanilang mga inaalagaan para wala na rin silang puhunan, 'di ba? Oh, eh ako sa farm ko dito sa aking farm school, walang bumibili ng pagkain. Pag ayaw nyo magtanim, hamang mga matay ang mga baboy na yan at kayo may kasalanan. We plant what they eat. Oh. Yes, yes, ma'am. It's... Oh, para please. Kasi ituturo mo sa mahirap na farmer, di ganun na ituturo mo magpa-plant ng kakainin nila kasi para walang gastos. Kasi sinuma-suma ko, pag bumili ako ng feeds, lugi ako. Lugi ako kasi... May nagbigay sa akin ng ano eh ng breeder manok. Binigyan ako libre, di dapat matuwa ako. Abay nung sinuma-suma ko mas mahal pa yung pagkain na bibiling ko kaysa yung mapapagbilhan ko na itlog. Oh, manok. O ba eh pinatay ko na lahat ng manok. Bakit ako malulog eh? Oh, ayoko na. Oh, kaya ngayon lahat ng aking livestock, ang instruction magtanim kayo ng kakainin. Pag hindi kayo nagtanim, mamamatay yan. Hindi ako bibili ng pagkain. Diba? Itinuturo mo, practice mo. Diba? Yeah, tinuturo ko sa farmer na magtanim sila ng kakainin para wala silang puhunan. Eh, ba't hindi namin ipapractice? Wala na, bilis sa amin ng pagkain. Magtanim sila. Kung mamatay yan livestock na yan, kasalanan nila. Kasi takot sila, ayaw nila magtanim. Yun ang idea. Kasi ang tinuturuan natin, mahihirap. Walang pambilis. Yes. Yes. Empower natin. Yep. Yes, ma'am. Tama po yun, ma'am. Feed will become more important, especially if we want our animals to produce more. Yeah. Hindi naman yun nagmamagic eh. Kailangan nila ng input para maglabas din sila ng mas mataas na output. Eh kung wala kang pambili, magtanim ka. Diba? Yes, ma'am. Kaya yan na yes, ituro mo sa mga farmer para malaki yes. kita nila. Oh. Yeah, and we are doing this, ma'am, with the PCC, NDA, and the D3 UPLB. Oh, yeah. And many kaya, other thank you, universities. Ah. Kasi yes, yan ang ini-envision ko sa research eh. Yung research that will improve the profitability of farmers, di ba? Yes, ma'am. Dapat walang research for research sake. No, that's wala not, na po yun, ma'am. That should not be the case. It should be research. We will not allow it.
to improve the lives of farmers, di ba? We are now treating research budget as an investment, ma'am. Kailangan may bumalik. Yes. Yeah. Thank you. Oh, yan ang pangarap ko sa inyo. Oo, talagang iyan ang pangarap ko sa inyo. So, may gusto pa magsalita? Magtanong? Yes, Mr. Michael Racelis. Please introduce yourself, okay? Hindi madinig. Iho, hindi ka madinig. Okay. Hindi pa rin madinig. Please check your mic because we cannot hear you. Hindi madinig. Hindi madinig eh. Saan? Nawala rin. nawala. Ito na. And dito na. Can we hear you? Can you hear him? I cannot hear him. Can you? We cannot hear you. Nadidinig nila. There's something wrong with the sound. We cannot hear you. Sir Michael, nakamute po yung microphone po niyo. It's still no sound. There's no sound. No. No sound. We cannot hear you. There's something wrong. Madam Chair. Yeah, that's good there. Okay. Oh, nawala na naman. Madam Chair, si yes. DB po. Ayan, DB. Please fix your sounds. We cannot hear you. We acknowledge that. Deputy Speaker Savillano. Okay? Yes, good morning, Madam Chair. Ang tanong ko lang po because in your letter, sinabi mo 50 heads, then there should be a processing center. And a building. Yes. Then we have 1 million veterinary services, medicines, and biologics. Yung sa 50 heads, 16 pa lang yung nakakarating. Oh, yun na nga eh. And yung processing center, wala pa po. Oh, yun and nga. Building, wala pa rin po. Thank you for manifesting. Ang concern lang ho namin dito, tag-ulan. So, pero gumawa na rin kami yung mga makeshift lang. Pero yung ang when will the PCC will give this the list? Let's ask Dr. Arnel Del Barrio to answer. Kaya nga tayo nag-hearing kasi nga wala eh. Magandang umaga po ulit. So, ang total na pong na kalabaw na na-interest po sa Ilocos Sur ay 26 na po. At ang kulang pa po ay 30. Ang 16 pa lang eh. Ang 16 karabaw po sa NISA, ang 10 karabaw po ay sa NCCC. Dalawa yata ang binigyan dyan eh. Ma'am, magkaiba po yun. Oo. Oh. Magkaiba po yung location yon. Oo, kasi may director po tayo sa PCC at NFSU na po nagko-coordinate noon. But immediately ko, papupuntahan ko po kayo ulit. Siya yung Congressman Savillano, Deputy Speaker Savillano of 1st District of Ilocos Sur. Basta mo dinala yung iba. Basta mo dinala. 26 pa lang po yung nakarating. 16 lang daw, sabi niya eh. 16. Ma'am, pag-ibahuin ho natin, mukhang hindi rin niya alam kung ano sinasabi niya eh. 16 and 10. Okay. Yung 16 sa isang co-op, yung 10 sa isang co-op din. Okay. So 26 na nabigay sa'yo. Oo. Dapat 50. At saka wala daw yung processing, di ba? Oo.
Walang project, walang building. Wala pa po. To be continued pa po yun sa processing. Bakit? 2019 budget yan eh. Opo, hanggang December po. Ma'am, ang rasong hula po. 2019 budget yan eh. Ang rasong hula po. Tinamaan pa ng COVID yung mga baka, yung kalabaw? Actually, hindi. Naapektuhan po yung procurement ng kalabaw. Actually, sinuspend na namin. Kasi, but that is 20 DV. 2019 yes, budget yan, hindi yan 2020 yes, budget. Hindi kaya nga po eh. Doon ako nagtataka yung matagal na implementation. Hindi, 2019 budget yung sa kanya, hindi naman yan 2020 budget eh. Pinakauna yan eh. Tama po yun. Tsaka po, yung, kasi we are expecting doon sa sulat nyo po, parating na. Pero you wrote us May 23, 2020. So we're expecting. Kasi pero nga, kaya ako sumulat. I discovered na walang nadi-deliver. So I decided to write para kayo ang mag-follow up. 2019 yes, budget yan eh. Hindi naman 2020 yes, budget yan eh. Yes, ma'am. Imposibleng hindi na-release yung 2019 budget kasi noon wala pa tayong COVID. Ngayon lang namang 2020 tayo nagle-late release eh. Noong 2019, yes, wala namang late release noon eh. Bakit hindi nabigay ang... At 50 carabaos po yan na talagang intended para kay pong Abiliano at may hindi, profit. Hindi, 50. Oh, ang nabibigay mo pa lang 26. Tapos wala yung processing. At wala yung processing. So wala pa po yung processing kasi yung nananong... Bakit wala processing? 2019 budget yan eh. Ba't wala ang processing? Opo, parating pa lang. At saka yung building, dapat nauna na yun. Kung hindi mo kaya itayo building, binigay mo na lang siguro sa local government. Ang pera, di ba? You could have given them the money to build the building if you cannot build the building. I gave you the money. Opo, opo. Ibigay mo ibigay sa kanila pera. Una yung sa kalabaw. Pag hindi kayang itayo building, di bigay mo sa local government. Hahanap naman si Deputy Speaker Sabeliano kung sino yung local government ang magtatayo, di ba? Oh. Hindi mo ibigay yung building sa kanila, yung pera. Kung ipapa-coordinate ko na lang po immediately doon sa center director po na... That's 2019 budget. Huwag mo sabihin na delay yan ng 2020. That's 2019 budget. 17 projects. Kaya pala kayo hirap na hirap makaproduce ng milk eh. Ang tagal-tagal nyo mag-implement. Wala yata kayong balak mag-implement. Paano kung hindi ko binantayan yan, hindi na yan i-implement? Na-delivered ko talaga yung ano, yung... So siguro, pagsulat ko ng coconut bill, ipapartner ko kay coconut yung NDA na lang, baka sakaling mas better. Kasi ikaw, kaya ako pinili to, kalabaw kasi to eh, mas better sa Philippines to eh, pero kung ganyan ang implementation mo, doon sa NDA ko na lang ibibigay, yung sa coconut. Kasi we're going to allocate a certain portion of the coco levy fund sa dairy, kasi that is intercropping to coconut. So ibibigay ko na lang sa NDA, baka may kalabasan pa kaysa dito, but... Muti mo, Deputy Speaker, yan. Pagdaan ng budget niya sa inyo, isiro nyo. Ano, alam mo, lahat ng binigyan dito, member of the House, tsaka mga governor, ayaw mo ibigay. Diyan dadaan ang budget mo. Yung pong positive, isiro na po yun at tatayuan din po yun ng House, ng building. So, 2019 budget, bidding pa rin ang reason. 2019. Yung 2019 budget, ginawa yun ng 2018, di ba? Di ba, Deputy Speaker, hindi ba ang 2019 budget, ginawa yun ng 2018? Yes, so, ma'am. Beginning ng 2019, ini-implement na yun, di ba? Dapat po. Opo. Pero ngayon, ang ginagawa namin budget ngayon, 2021, na ipapasa sa Disyembre. So dapat... Yung 21-12 budget, by January, okay. Mag-i-implement na yung dahan-dahan, di ba? Yeah. Di ba tinamaan ng COVID yan eh? Okay, walang 2019 picture. Eh. Oh.
Senator, nandun po kasi yung budget ng 2019. Oo, budget ang problema. Ba't hindi ka tumawag sa akin at sabihin mo sa akin na hindi ni-release ng DBM ang budget? Di ako tumawag sa DBM. Di ba? Wala ka naman sinasabi eh. Pakitawag na rin po, ma'am, kasi yung 2020, hindi pa rin po nare-release. Sumulat. Alam ko, naiintindihan ko yung 2020 kasi nagka-COVID tayo. But in 2019, wala kayong COVID. Eh, hindi mo rin na-implement yung 2019 eh. Hindi mo rin na-implement eh. 17 yung 2019 eh. Oh, eh, hindi mo na-implement eh. Nagwawala-walaan ka para pag hindi ka namin napansin, wala na. Buti sumulat ako sa kanila, kaya hinahanap sa'yo. Kasi sinabi ko sa kanila eh, sinulatan ko yung 17 local government na mag-follow up na sila kasi they are entitled to a 10 million dairy project, each of them. Kaya sinasabi ko rin kay Administrator Madrigal that you're supposed to provide 17 to coconut producing provinces. Tapos meron na, sinulat ko na kung sino ang tatawagan para tulungan na ma-implement sa local. Sinulat ko yun eh. Alam mo, kung yung kayo noon, yung budget nyo sa PCA, PCC, hindi nyo ginagamit. Okay lang yun eh. Baka nasanay ka na pati yung budget namin hindi mo gagamitin. Hindi pwede yun. Maghahanap kami, di ba? Bakit naman hindi naman budget mo yan eh? Budget ko yan eh. Binigay ko sa iyo eh. Ba't hindi mo gagawin? Kaya ako nagagalit sa iyo. Kasi, hindi naman galing sa iyo yan eh. Dapat nga kayo gagawa nito eh. Hindi ako eh. Tumutulong na nga ako kasi ang performance eh, napakasama eh. Tapos eh, yung mismo binigay ko, ayaw niyong gawin. At ayaw niyong gawin. De, itong aming project sa dairy. Dairy. Hindi eh. 2019 eh. Lahat sila nagko-complain, pati si Governor ng Palawan. Siya na daw ang huhahakot para lang madala sa Palawan. Hindi mo yun? Nagbo-volunteer na silang hakutin yung kalabaw papuntang Palawan. O, sa kagustuhan nila na may mangyari sa kanila. Ano ba yan? Mag-follow up kayo. Tsaka pupunta naman Deputy Speaker Savellano. Dadaan yan sa iyo eh. Sa budget eh. Di huwag niyo ipasa ang budget unless gawin niyang project. Nasana eh. Madam, question lang. Kasi since we always import yung mga dairy natin, yung mga dairy and even Carabao, di ba ginagamit natin muha, is there mga livestock upgrade para sana yung mga puro na ano na kalabaw or baka mag-breed na sila ng local para may natin. Sabi ng NDA, ang local daw breeding nila 80%. 20% lang yung ini-import kasi yung ini-import yun ang parang magpo-provide daw para ma-improve yung local, di ba? Oh, pero 80% na daw ano na local na semen. Madam, 20% na lang yung para ma-check yan, can they give me a report doon sa district ko kung na-implement yan? Oo. NDA, are you covering the first district of Ilocos Sur? Kasi sila, sabi ko nga sa kanila, paghatian na nila Pilipinas, yung some provinces for PCC and some provinces for NDA. Para hindi nagkakagulo. Kasi pag nalaman namin may project sa isang probinsya, alam namin na yung probinsyang yon NDA yon. Yung probinsyang yon PCC yon. Kasi mahirap naman isang probinsya, may NDA pa, may PCC pa, di ba? So sabi ko, yes, ma'am. Mag-usap para yes, i-divide na yung mga provinces, di ba? Ngayon. Yes, ma'am. Yung ang isang concern ko yung report, NDA.
Ang yung they were mentioning about artificial insemination. Oh. And gusto ko sa district ko, lahat ng baka may at saka kalabaw meron noon. Oo. Oh. So may program ba sila para sa amin? If I may, Congressman, meron naman po tayong sinasabi nating upgrading program po. Now what I'm saying is, meron ba tayong ginagawa ngayon sa district ko? Meron naman po, sir. Hindi pa ganun ka can you give me a report? Sige po, sir. We will give it to you, sir. May tao naman po kami nakadeploy kasi sa area nyo. No, but the thing is, yung mga tao ng NDA, kasi lang kasing ano nyo eh, mga staff nyo eh. Oo, they cannot nga do po, it, sir. Kasi you're serving isang tao for Northern Luzon, parang ganun na yata. Ano, di ba? Yun po ang isang ano namin, sir, problem. So, yung sinasabi ko, na yung mga programs yun, hindi talaga may implement kung isang tao lang gumagalaw sa buong ano. For sir, Luzon, for even North Luzon. Congressman, if I may, ngayon po, base sa strategic direction namin, we will be partnering with the technicians of the local government units. Kasi may binibigyan din po kaming incentives. Okay, maganda po yung programa nyo, but I want a report kung ano yung nagawa nyo mula nung pagka-congressman ko hanggang ngayon. Opo, sir. We will do it, sir. Okay. So, si Dr. Del Barrio, ano daw ginagawa mo sa Ilocos Sur? Sa Ilocos Sur po, mayroon tayong mga na-trained na mga technicians, very active po sila doon. May dalawang NGO technician, may isang physics technician, at may isang food technician. So, ipakilala mo kay Congressman Sabeliano yung mga technicians. Nabasa ko nga yun That's one of my question Sino ba yung mga technician na yun? 1,000 technician daw. Ba't hindi sila kilala ng mga local? Di ba? Nakalagay dyan 1,000 technicians, di ba? So may mga technician kayong 1,000, may nakapunta na ba sa amin? Just give us a report. Para yun ang mga basis naman namin sa mga gagawin natin. Baka, di ba? Sabi mo mag-training ka ng 1,000 technician. Hindi mo naman kailangan ng 1,000 technician kung may isa kang technician bawat probinsya, 81 provinces lang di ba? O kung we talk naman of district, ano lang yan? Ilang district yan? 250? O, di ba? 250 district lang yan? Yes, more or less. Sabi niya 1,000 technician daw Tapos hindi mo nadidinig kung nasaan yung technician, di ba? Ano po ito? May isa po na village-based AI technician. Mga primary po ito, assisted by the Philippine Parable Center. Ang bibigyan na lang po namin kayo, Congressman, ang list. Yung isang tao ni Congressman Sabeliano ng i-train mo na technician kung hindi mo mapadala na technician, di ba? Opo, kaya po namin ito yun. Actually, by mga ongoing... Kaya minsan, pag nakalagay sa budget, technician. Puro overhead nga ang mga department puro overhead, mga agency puro overhead. Hindi naman natin nakikita yung overhead na yun. Katakot-takot na overhead Kaya hindi ako mahilig sa overhead, mahilig ako sa programa kasi wala naman kami nakikita diyan sa overhead niyo Nakikita lang namin sa amin yung programa niyo, 'di ba? Na successful. Wala naman kami makikita dyan sa mga overhead nyo Congressman, naka-schedule na po yung staff nyo sa September. This month na po, sabi po nung ni Director Grace Repka, naka-schedule na po yung isang staff nyo for training. September pa. Ito ay September na ngayon. September 1 na ngayon Schedule na daw po. Dahil, ma'am, baka naman in-schedule nila. Hindi ako nagtanong, baka wala na schedule yan. Hindi po, naka-schedule po yun. Kasi program na po yun. Naka-program na po yung training. No, but because from the start, I was asking for that. Yung gusto ko magkaroon ako ng
programa ng artificial insemination sa distrito ko. Na lahat ng hayop dito dapat may ano, ma-upgrade natin. Oh. Oh, ano nangyari? Walang nangyari. Hindi na madinig. So magsasubmit lang po kami ng report kukunin sa ano director na teacher po sa Ilocos Norte at Guys, Oh, may drama. Okay. So, congressman, bantayan mo na lang. Mahirap. Kasi hindi lang pinapantayan eh. Kamera? Wala. Madam Chair, isa pa sa NDA naman. Oh, NDA, yes. Ang talaga naging problema sa NDA, maganda yung mga kalabaw, ay yung mga cows nila, yung Holstein. Ang problema lang yung ano, yung hindi naka-program yung ano, yung sa yung feeds, yung kakainin lang mga forage. So, yun ang pinakamalaking ginagastusan ng mga farmers natin. So, kung may programa sana to support the ano, yung 4-H for yung sa NDA. Yun ang sinasabi ng Picard eh. Meron daw sila na itinuturo na pagkain, di ba? Very important yun eh. Kasi ang laking gasto sa feeds eh. Pero kung tuturuan natin yung mga farmer to plant the seeds. Kaya sa akin lahat tumatakbo yung ano eh, mga yung co-op tumatakbo sila nang umuutang. Napeperiso ako pag ganun eh. Dapat sa program ko, it's a complete program. Tama. Even forage kasama doon. Ma'am, if I may, sir. Yes. Kasama naman po din sa tinuturo namin kung anong itatanim, anong ipapakain, but unfortunately po, wala po kaming programa na mamimigay o mag-support sa feeding sa animals dahil wala po yung kasi yung budget namin. Doon nga sa anong height nga po ng pandemic, I allotted 10 million. Ito po yung 10 million ay ito yung nasingil ko sa mga farmers in cash na for emergency reason dahil hiningan din kami ni Secretary Dar kung ano yung aming Alpas COVID intervention. Yung 10 million po pinambili namin ng corn silage na dinidistribute po sa yun nga po lang buong Pilipinas po ang nag-share ng yung sinasabi nila NDA Marlene, ang sinasabi nila turuan nyo yung mga farmer na magtanim ng forage para hindi nabibili ng pagkain ng kanilang animal. Yun ang sinasabi nila, hindi naman sila humihingi sa inyo ng pere. Tinuturuan naman po, ma'am. Tapos initially nagbibigay mo yung si Congressman Sabiliano kasi wala naman nagtuturo sa kanila eh. Sige po, sir. Pabalikin ko po yung tao doon. Tsaka if you can bring some planting materials, we will do po. Yes, ma'am. And also, ma'am, the question mentioned about yung help nila with yung research nila. Can we ask the OST to coordinate with that co-op para turuan sila? Para hindi lang natinatago yung ano yung research nila? Oh, the OST Picard. Sino ba yan? Nandito kanina eh. Ano pangalan? Si Sidan po. Sidan Baguio po, ma'am. Humihingi na sila ng tulong para turuan yung kanilang co-op na magtanim. Diba? Yes, ma'am. We can do that. In partnership, the PCC po, may magaling din pong program dyan sa 4-H. Hindi nga ma-implement yung pininance kong project, paano pa i-implement yung program, di ba? Sige po, pagtutulungan po natin sa akin, ito, ma'am. Pina-i-implement ko sa kanila, mas magaling yung pag-implement Hindi nga ma-implement po, pera ko, paano pa niya i-implement yung pera niya? Okay. Kaya nga tayo naghihiring ngayon kasi yung pera ko na 270 million, hindi nga na-i-implement. Paano ma-i-implement yung pera nila? Munti mo yon, entitlement ko yon, yun ang pinili kong project sa dami-dami na hinihingi sa akin project sa buong Pilipinas. Binigay ko sa kanya yung aking 270 million. Tapos hindi ma-implement. Sino ba naman na hindi magagalit dyan? Ma'am, last ano, request lang. Yes. Ma'am, may request yung PCC, NDA, and may tumutok lang sila dun sa farm. Kasi gusto ko maging successful to yung farm para
ano man yung suggestions sila, whatever, susundin nila. Para ito yung parang ano, parang maging model siya. Gusto mo maging successful siya, madam. Sa yes, na gusto ko na may tumutok para hindi naman nakakaya. Assignan nyo na ng tao nyo. Dami-dami nyo naman tao. Huwag yung pasulpot-sulpot lang, madam. Huwag yung pasulpot-sulpot. Congressman, ko po muna. I-deploy ko muna si, you know, Ronnie Ernie naman po. He has been working with your staff in the farm. Yes, patutok pero pasulpot-sulpot. Patutok ko po muna, sir. Ko sana yung, yes, sir. Ano, yung tututok. Sayang yung project, napakaganda. Ipatutukan ko muna, sir. Ipa-deploy ko muna si Ronnie Ernie sa iyo. Thank you. Okay. Thank you, Madam Chair. Okay. So, gusto magsalita ni Congresswoman Tan ng Quezon. We acknowledge Congresswoman Tan. Okay. Thank you, ma'am. Kay Senator Cynthia Villar, thank you po for inviting me in this public hearing. Ma'am, yung same with Perry of DSBB on the program put on sa dairy, no? So, we are about to start through your help in collaboration with your office yung sa aming distrito, ma'am. Pero yung concern din po nga namin, dahil ang ibibigay lang po ng baka, yung facilities po, syempre, wala naman po yung aming farmers group na enough fund paglalagyan ng mga baka. So, ma'am, baka yun din yung concern ko, katulad nung ni-raise nyo kanina, it's a budget sana, comprehensive, no, ang ipinopropose nila. Kasama po yung facilities. But at this time, ang ginawa ko na lang po sa amin, sa aming farmers organization who will take care of the project. Ako na lang yung, I call it sariling sikap program. Ako na lang ang nagpapagawa ng facility kung saan inalagay yung mga baka. But the all other technical assistance and yung katulad ng nasabi ni PS Sabeliano, yung training sana ng farmers on yung dapat ipapakain sana continue. So yun lang concern ko, ma'am. But we'll see to it na yung aming programa po, nakikita naman yung mga problema ng implementation ng ating agencies. We'll make sure na sa amin ay maging successful sa pamamagitan po ng pag-collaborate doon sa Villar Sipag Foundation. Thank you, ma'am. Hindi, kasi itong Quezon Province, sila yung may cacao school eh, as intercropping. Yes, gusto kong sabihin kay Secretary Madrigal na nagpupunta ako din sa Quezon District ni ni Congresswoman Tan, doktora siya. Meron siya ng cacao school doon. Yun ang pinupuntahan ko. At may cacao processing siya sa kanyang district. Parang yun ang intercropping sa coconut kasi coconut producing ang Quezon. And then, gusto niya ngayon magkaroon din ng dairy, di ba? And siya yata ang ipinrami sa akin ng NDA. Kasi nung mag-hearing kami, may limang lugar na ipinramis ka sa akin na gagawin mo. And then itong Philippine Carabao Center, may dalawang lugar sila na ipinramis nila sa akin na gagawin nila. Mm-mm. In addition to sa 27 na in-identify ko at saka yung 17 ng PCA. Yes, ma'am. Promise pa sila sa akin. So, natoka ka kay ano? Sa NDA po. Congresswoman Tan. O, ngayon, yes po. Gumaka po. Sa gumaka ka. Ibig mo sabihin, di mo sa bibigyan ng processing nitong kanyang dairy? Originally po talaga, hindi siya napasama doon sa ano kasi naihabol lang po ito, ma'am. Pabigyan mo siya. Pwede ba naman magbigay ka ng baka tapos walang processing? Pwede ba yun? Hahanapan ko, ma'am. Hahanapan ko ng budget doon sa aming project. Ang promise mo sa akin, imagine pinramis nila sa akin, ito dalawa, yung PCC, siya lima. Aba, dapat may processing yan kasi wala namang use yung mga baka na yun na walang processing. Lima nga lang siya, tapos dalawa lang si ano, ako lahat ang nag-identify nung iba eh. Oh, tapos PCA yung iba. Oo. Oh. Yung sa Mindoro naman po na dalawa, meron talaga, ma'am. Yung sa Iloilo, meron din. Oh, ito lang po naman, pahabol. Oh. Ito lang po napahabol. Pero hanggang sa budget hearing, ayaw kabigyan ng processing. Ang hanapan namin, ma'am.
Hahanapan namin po. Oh, ko mas mahal siguro yung Mindoro at saka yung Iloilo. Hindi naman po, ma'am. Yan yung sa unang maasin Iloilo, di ba? Yun yung unang usapan natin doon sa yung when you called me up to your office. Pero ano po, naihabol ko yung kay Congressman Tan na sa gumakapo. Ano yan? Heads. General Madrigal, ang galing ng kakao niya. Ang galing ng kakao niya. No, walang ano, napunta ako sa kanya do sa kanyang ano sa kanyang cacao farm school In-encourage niya yung mga farmers sa ano na mag-intercropping ng cacao. Tapos meron siyang magaling na ano na consultant na babae, no? Agriculturist. Yun, magaling 'yon. So may plantation sila ng cacao seedling, tapos may cacao school sila doon. Tapos dinala rin niya ako sa isang island niya na may processing ng coconut, di ba? Ano yung pinoprocess mo doon? Hindi ka nadidinig, Congresswoman. Ano yung pinoprocess mo doon sa coconut island mo? Ma'am, coco sugar po. Oo, coco sugar. Meron siya doon. Oo. Maganda yung kanyang model. Oo. So, chocolate po natin, ano na, pinoprocess na po namin yung FDA. So, meron na tayo, imbitahan ko po kayo pagka wala na, subside na po. Ano, bigay mo sa akin ang detalye. Kasi yung FDA, kabagal-bagal din yan. Mag-coordinate tayo po kayo, Atty. Reggie. Oo, para bilisan. Kasi pag inintay mo siya, 3 taon nabulok na yung produkto mo, hindi mo pa maibente. Oo, sulatan natin ng FDA. Oo. Okay? Siya, General Madrigal, magaling yan sa cacao. Oo. Yes, ma'am. Tahin ko po. Farmer. Oo. Tapos ngayon, nagde-dairy ka na rin, di ba? Coordinate po tayo. Magpapatuloy ako, ma'am. Yeah. Oo. Maganda yung mga model niya dun . Nakarating na ako sa kanya . Yes, ma'am. Kasi yung plan natin ay i-integrate din po doon sa ating chocolate yung milk, no? Aside from yung programs, national programs. Yes po. Definitely, tutukan ko ito, ma'am. Hindi po masasayang itong programa. Thank you. Oh. Chair, nisirit na lang ako. Nabalik na ako si Amy po. Hihingi rin ako. Bibigay kayo kay Didi Pabaliano, ha? Kasama rin ang iyo. Ina-identify ko si yung anak mo sa 2021. Opo. Ina-identify ko siya 2021. At sana 2021. Thank you very much po. Kasama siya sa 2021. Si Monoto. Yes, thank you very much. Para sa focus Norte po. Kasali ka. Hindi nga ma-implement. Ito 2021, Governor Matthew Joseph Monoto. Lawag City, Locos Norte. Oo, kasali ka dyan. Lahat kayo, hindi ko nalimutan yung mahihilig. At sana wag mauwi sa mga katulad ng naririnig ko na imbis na matuwa sa project, sa dami na dinagdag, building, kulang ng forage, kulang ng production unit and processing, wag naman na imbis na matuwa sa project, biglang inayawan kasi sobrang daming additional gas. Hindi, kahit nga karabaw lang ibigay mo, tuwan-tuwa na, nagpapasalamat na, wala pa yung processing, wala pa yung building, wala pa yung mga forage na yan, wala pa. Nagulat nga ako bigyan mo ng kali, ayaw magpasalamat, pero ito, tuwan-tuwa sila sa kalabaw pala, kulang pa. Kasi mamigay ito ng kalabaw, kulang . Si Divi, bibigyan ko ng vetiver si Divi at dami-dami natin forage. Kasi kami rin nagtatanim hindi kami nabili ng feeds mahal . Mahal. Kaya kami nagtatanim din . At saka madali lang magpalaki magtanim madali lang. Madali. Kaya ini-encourage ko kayo na turuan nyo yung mga nag-aalaga ng baka at kalabaw na magtanim ng kakainin. Huwag bumili ng feeds, mahal ang feeds, 'di ba? Magtanim na lang tayo kasi
para walang puhunan, para malaki kita, 'di ba? Wala silang pambili ng feeds. Sinasabi ko sa inyo, mahihirap sila. Wala silang pambili ng feeds. Eh ako nga, hindi ako nabili ng feeds kasi pag bumili ako ng feeds, malulugi pa ako. Hindi, totoo yun. Di ba binigyan ako ng aboitis ng, ano, ng breeder, yung mangingitlog na manok, ang ganda-ganda. Tapos nung sumasumahin ko, mas mahal pa yung feeds kaysa dun sa na-harvest kong itlog. Kinain ko lahat yung breeder. Anin ko yun, di ba? I'm not making money, I'm losing money. Oo, ganun talaga ang agriculture eh. It's a business also eh. Oo. Ngayon, makakasalita na ba yung si Mr. Racelis na hindi namin madinig? Mr. Racelis, Michael, madidinig ka na ba namin? Hindi talaga eh. Huh? Wala na. Hindi siya madinig eh. Hindi madinig eh. So, are there any more who would want to say something? Because we can suspend the session because we're going to eat alauna na. And then we'll I will ask the reports and then we'll make another session. Madam Chair. Yes. Yeah, this is Undersecretary William Medrano, representing yes. The Secretary. Okay. Narinig po namin lahat yung concerns, issues, mm-hmm. at yung mga directives ninyo. Mm-hmm. And as part of my oversight function over the livestock agencies, I will closely coordinate po yung mga implementation, and if possible, we will do some redirection of their programs and services para ma-implement po pursuant to your directives. Yes, and yes. Yan po ang gagawin natin. I'm very happy to be part of this very important meeting. As the new undersecretary, I'm also learning. For livestock po. So, yeah. Narinig ko po lahat. Rest assured, natututukan ko po ito. Yeah. Tutukan po yung mga nagko-complain. Si Governor ng Palawan, si Congressman Savellano, si Congresswoman Tan. Di ba? Yes po. I will... Yan ang mag-a-approve ng budget nyo. Tapos hindi nyo naman iniintindi yung mga maliliit na project na binigay natin sa kanila. Paano ba naman sila matutuwa sa atin? Di ba? Ano ba yan? Opo. Ba? Yes po. I will inform the secretary ng yung mga usapan dito. Hindi maraming salamat po. Complain. Sila lahat nagko-complain eh. Oh. Madam Chair? Yes. CDB po. Opo, sige. PD. Sir, may request that the USEC Medrano will coordinate it all the yung mga nabigyan na ng the projects for PCC and NDA para directly no problems, hindi nadadaan sa iba pa kami na mag-uusap. I will give him a list. Yes sir yes, sir, I will do that sir. Thank you Madam Chair. I will give you a list, USEC Medrano. Okay. Thank you ma'am. So sino pa? Hindi na madinig si Mr. Okay, wala na. Can we suspend the committee hearing and then we will resume after we get all the reports. Okay? So maraming salamat sa ating mga nag-attend ng ating committee hearing. I hope you will profit something from this and then we will resume again after we get all the reports from the concerned agency. Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay. Ito, naandito palang bae, si Ronnie Domingo. Oh.